Okay, good evening, good evening, good evening. 8:13 p.m. Ngayon ay, ano bang date ngayon? 21. July 21. July? Yes. May. July, Pastor? May 21. May 21 pala ngayon. Ano ba naman yan? Birthday ni Conrad eh. Birthday ni Ate Guy. Birthday na ko na. Ni ano, Ate Guy Santos. Ay, mali. Si Ate Guy. Diba, yung sister-in-law ng kapatid ko, Guy Santos eh. Ang pangalan. Tunay na superstar. Di nanonood kayo nun sa ano, sa... San ba yung superstar nun? Sa Capitol Hills ba yun? Channel 9 pa dati. Superstar? Di ba yung meron siyang ano dati, superstar? Superstar. Kasama niya si Herman Moreno. Mm-hmm. Napanood ko na yun dati live sa May Crossing. Nag-show siya. Mm-hmm. Kaso ngayon, hindi na po ata makakanta, no? Wala na. Nasira na yung boses niya. Nasira yung boses niya? Ba't nasira yung boses niya? Eh kasi Pastor, inoperan siya ng Japan na sa isang product yata, commercial. Mm-hmm. So pumunta sa Japan and natamaan yung cord. Oh. Yung cord, yung vocal cord. Tapos sabi, alam mo naman ako sinusundag ko yan. Tapos, tapos ano, nung uwi siya sa Philippines, sabi, tutulungan sana siya ni Herman Moreno, eh di ba namatay? Tapos pinangakuan siya ng iglesia ni Cristo, sumanib siya sa iglesia. So sumanib sa iglesia. Hindi naman siya natulungan ng iglesia. Ngayon, lumipat sa dating daan. Pinangakuan din siya. Kaya ngayon, nasa dating daan naman siya. Oh, sanib siya sa atin. Baka matulungan. Kakalungkot ka eh. Di bali. Sayang eh. Nandaliligaw siya ng landas eh. Malay niyo, isang araw, makakilala rin siya. Yun nga eh. May sikat na sikat ng araw yan eh. Yeah. Nung kasikatan niya, Pastor, ang bahay niya, lalaki ng santo. Diyan yung bahay niya sa, ano, sa may New, ano, New Manila. Yeah. Nakapunta ako sa bahay niya sa ano, sa Better Living. Ah, Better Living. Para niya. Nakapas. Na, kasi yung matandang kaibigan, kapitbahay namin, close na close niya. Nakapasok ako sa loob. Ng bahay. Fan na fan talaga kayo. Talaga. Kaya, tapos Pastor, nung nag-sponsor si Mary Ann dito ng concert niya, dala ko yung picture namin noong 1970s. Sabi ni Nora, ang bata pa natin dito. Ah. Sabi niya, oo, oh, ingat na ingat. Hinihingi pa naman ng presidente nung club niya, fans club niya dito. So, sabi ko, ingatan ko ito ng 45 years, hihingi mo. Ay, nako. Sige. Hi, Sister LV. Good evening po. Good evening. Good evening. Naka-ready na si principal. Mukhang principal ang dating eh. Mukhang principal. Ayan, hindi na kampadyama. Hindi na kampadyama. Hindi na kahiga. Hindi na kahiga. Kasama rin natin si ano, Sister Mimi. Yan talaga. Hello? Nakahiga. Nakahiga sa kama, sa computer. Okay, sige. Sister Tita Fe. Kayo na po ang mag-open ng prayer. Sige, Sister. Sige, we pray. Heavenly Father, we praise you and thank you, O God, for tonight's gathering for this Bible study. We thank you, Lord God, for being present with us and for anointing your word. Help us, our minds and our hearts, to be ready to accept your word. And bless us, O God, every moment of tonight's study in the name of Jesus Christ by the Holy Spirit of the Lord. Stir up the gifts in our pastor, O God, as he teaches us, as he breaks down the word to us. And we thank you, O God, for this wonderful blessing of knowing you more and more each time we meet and study your word. In Jesus' name we thank you. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. May tanong po ako sa inyo. Kung may isang bagay po kayo na kinatatakutan, ano po yung kinakatakutan nyo? Or tinatawag nila sa psychology na phobia? Parang ganun. Ako, Pastor. Apo. Yung sobrang dilim sa doon sobrang sa libingan. Sobrang dilim. Dilim sa libingan, Pastor. Ah, sa patay. Sa grave, Pastor. Tingnan natin anong sinasabi sa necrophobia. Uh-huh. Oh, irrational fear of dead things, necrophobia. Yung sobrang dark tapos malamig pa doon sa loob, Pastor. Mm-hmm. Kayo po, Sister Lenlen. Iniisip ko pa. Teka. Iniisip niyo pa. Si Sister Pepot. Ako, Pastor, ipis. Ipis. Tingnan natin kung ano yung takot sa ipis. Necrophobia yung kay tita eh. Sa inyo, fear of cockroach. Katsarida phobia. Katsarida phobia. Ano yun, Pastor? Sino yun? Si Sister Pepot po. Fear of ipis. Takot sa ipis. Katsarida phobia. Mm-hmm. Katsarida phobia. Titingnan ko sa Google kung ano yung mga tawag. Kayo, Sister Elby, ano ang kinakatakutan niya? Hindi ko po alam eh. Pero pag pumupunta po ako sa mga clinic, pag nakakakita po ako ng puting damit. Yung white collar phobia, parang ganyan. Natin, tumataas yung blood pressure ko. Oh. Nalostika. Kahit na nakatapos ako, basta nandun lang ako. Pag pumunta na po, tumataas po yung blood pressure ko, pero sa bahay, 110, 115. Tapos pagdating po doon, umaabot ng 140, 130. Nalostika. Grabe. Tapos tumatawa siya sa akin, tinatawa na nila. Leukophobia. L-E-U-K-O. At po yun? Leukophobia. Leukophobia. Yeah. Yung white cobia. L-E-U-K-O. Leuko. Leukophobia. 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 Yeah. Ikaw, teacher, Minerva, anong kinakatakutan mo? Alam ko na, Miralco. Miralco? Bakit yun, Pastor? Ako mawala po. Ano? Ako mawala yung guwapo kong asawa. Mahirap yung phobia mong yan. Eka, Sister Lenlen, naisip mo na? Kasi po, pagka kasi may mga trials o ihaharapin, hindi ko po ina-atrasan unless narandaman ko kung kaya ko hindi. So ulit katulad po, nung nag-hiking kami, umakit kami sa bundok, nakakapit na kami sa mga ugat ng mga puno, hindi ako natakot sa matalay mga kasama ko kasi sa bangin na yun, hindi rin ako nakarandam ng takot. Hindi ko alam kung... Tapos nung pagkababa namin, tsaka ko lang nalaman na nakakatakot pala yun. Oh, fear of heights. Pero Yeah. Ako, ganun din ako. Altitude. Pero naman siya... Pag nandun ako, hindi ako takot. Pagkatapos, tsaka ko na... Acrophobia. A-C-R-O. Acrophobia. Pero hindi, natakot siya pagbaba niya. Ganon din po sa mga operation. Surgery, ganon. Hindi rin ako natatakot until tapos na. Tapos na. Okay. Katapusan phobia. Katapusan phobia.
Ako, ang kinakatakutan ko, ano, asawa ko. Ako, ano, Ophidiophobia. No, what about it, Pastor? Snakes. Ah, snakes. Ako to sa ahas. Takusa. Takusa phobia. Takot sa asawa. Takot sa asawa. Takot din po ako sa snakes. Oho. Kay malaki o maliit, basta ahas, tatakbo ako. hindi ako takot sa lasing or sa gangster or sa multo or wala akong kinakatakutan eh. Except talaga. Ahas. Kahit nakasinlip ng pulati, tatakbo ko. Hindi ko rin ma-explain eh. Hindi ko, why, Pastor? Kaya kung ako po si Adan, ako yung ginawa ni Lord na Adan, hindi tayo magkakasala ngayon dahil takot ako sa ahas. Lalapit. hindi ako magpag-usap lalo na. Eh si Eva naman ang nagbigay ng ano eh ng fruit eh. Ah, sabagay, oh, nga pala. Kung ako pala si magkakasala pa. food. Kung ako pala si Eva, hindi tayo magkakasala. Anyway, pinag-uusapan ng ahas, nako eh maganda tong pag-uusapan natin ito. If there's one thing bago natin basahin to. If there's one thing na kasalanan na ayaw mong gawin. Baga, most hated mo na kasalanan. Kasi madaming klase ng sins eh. Diba? Ano yung sin na to? Alimbawa, lying. Ano ba mga sample ng mga kasalanan? Sige nga. Pumatay. Yan, pumatay. Mga ganun. Magnakaw. Di ba? Ano yung sa 10 commandments lang? 10 na kagad yung binanggit. Di ba? O mahigit pa. maging suwail sa magulang. Mga ganun. Di ba? O kaya, kasalanan din ng greedy. Di ba? Chismosa. Kasalanan din yan. Kaya, tail bearer. Ano pa? Yung pong tail bearer po yun. Tail bearer. Mm-hmm. So kayo ano pong kasalanan ng ano ang ayaw niyong kumbaga pag nakita niyo may nag-commit nito medyo off kayo para napapailing kayo parang ano na as much as possible ayaw mo siyang gagawin. Kumbaga ano yung most hated sin para sa iyo? Lying, sabi ni Sister Lenlen. How about the others? How about you, Sister Pepot? Siguro, Pastor, yung mag-spread ng chismis. Chismis. Ayan. So, magkapatid yan eh. Lying, chismis. How about you, Tita Fe? Ganon din, chismis, Pastor. Chismis. Ayan. So, Tita Elvie. Ako po yung ano yung nagdi-disrespect po sa matatanda, yung magulang, especially sa parents. Okay, so disrespect. Ayoko po yung sinisigawan sila or something. Disrespectful, no? Disrespectful po, Apo. Kasi yan ang utos ng Diyos na may promise na kasunod. Opo, long life. Oh, pagka yan ang sikreto sa long life eh. Mahalin mo 'yung magulang mo, respeto mo, 'di ba? So, okay. Long life ang kapalit, 'di ba? So, ano pa? Sino pa? How about you, Teacher Minerva? Ha? Anong kasalanan ng ayaw? Stealing. Stealing. Deception, stealing. Yeah, yes. Stealing. Ano pa? Ang dami po, no? Sabi ni Mini, pagsisinungaling daw. So, lying, yeah. Lying. Kung tatanungin naman kayo, sa palagay nyo, ano unang-unang kasalanan na nagawa? Disobedience.
Disobedience, okay? Nag-disobey sino? Si Adam, si Eve, di ba? Ano pa? Ano pa yung kasalanan na nakita niyo sa garden? Na inggit. Inggit. Yan. Envy. Envy. So, disobedience, envy, ano pa? Sige nga. Ano pa yung napansin niyo? Lying. Lying. May nagsinungaling. Hmm. Di ba? Nagsinungaling yung ano, yung snake. Okay. Di ba? So, lying, envy, at saka disobedience. Okay. Okay. Ano pa? Meron pa ba? Greediness, pastor. Kasama ba? Greed, yan. Yes. Oh, greed. Kasi gusto nila maging Diyos. Mm-hmm. Di ba? Oh, so, ano pa? Ano sulat pa? Natin, ha? Sabi nila, disobedience. Ayan. Sige. Sige, type mo. Disobedience. Ang sabi pa nila, envy. Ayan. Sabi nila, lying. Sabi nila, greed. Ayan. O, ano pa? Wala na? Wala na kayo napansin? Okay, next na question. Sa disobedience, greed, envy, lying, na mga kasalanan na pansin nyo na nangyari doon sa garden. Ano ang unang-una sa apat na yan? Envy. Envy. Sino nagsabing envy? Si Minnie, si Tita Elvy? How about the others? Ako po. Disobedience. Disobedience, sabi ni Tita Fe. Go ahead, Sister Lenlen. Envy rin ang sagot ko eh. Envy rin. Okay. How about you, Sister Tita Fe? Hindi ko narinig yung question, Pastor. Sa disobedience, greed, envy, lying, ano po yung unang-una na naging kasalanan nila? Yung unang-una? Opo. Disobedience, greed, envy, lying. Deception. Deception. So, parang lying. Yes. Okay. So, hand in hand, disobedience, Pastor. Disobedience, oh. So, tingnan natin yung ano, basahin natin yung ano, sasagutin natin mamaya ito. So, sabi natin, sa disobedience, greed, envy, lying, ang unang pagkakamali daw nila ay envy, sabi ni Sister Elvy, Sister Minnie, at Sister Lenlen. Sabi naman ni Sister Fe, Sister Pepot, disobedience. Tapos sabi naman ni Sister ni Tita Fe, deception or lying. Okay, so tingnan natin. Kayo ang mag-judge pag binasa natin 'to. Okay, basahin na natin 'to. Lying with disobedience. Ayan, basahin natin. So sa Genesis 3 na tayo. Bago natin 'to basahin, kamusta naman yung chapter 1 and chapter 2? Iba yung drop-off ng babalik agad. Ayan, so... Okay, let's start with Sister Elvy. Sister Elvy, kayo na po yung mauna. Naka-highlight lang po. Now the serpent was the most the temptation and the fall. Now the serpent was the most of all the wild animals that the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say you can eat from anything in the garden?" And the woman said to the serpent, "We may eat the fruit from the trees in the garden, but about the fruit of the tree in the middle of the garden, God said, you must eat or you will die." Okay. Sister Elvy, makikibasa po itong Tagalog version. Ayan po. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae,
Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno ng nasa gitna ang bunga ng puno ng nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Okay, so himay-himayin natin yung mga salita ng Diyos, ano. Ito ay sinulat ni Moses, siyempre sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, siya ay pinigyan ng wisdom. Ang tanong ko sa inyo, anong description sa ahas? Nanunuklaw. Nanunuklaw. Anong description sa ahas? Traidor. Traidor. Nanunuklaw. Ano ba yun? Tuso. Tuso. Yeah, right. Tuso. Sabi dito, cunning. Cunning, yes. Hindi lang cunning, but most cunning. Sa Tagalog, hindi lang tuso, pinakatuso. Ano ba ang description niya ng tuso? Sige nga. Mandaraya. Mandaraya. Mapanglamang. Manloloko. Manloloko. Mapanglamang. Mapanglama, yeah. Budol-budol. Di ba? So, ang intensyon ng isang tao na tuso ay merong kunin na mahalaga sa'yo. Tama? Yeah. Ang intensyon ng tao na cunning or tuso ay mapahamak ka. Basta siya, maganda ang posisyon niya. Ang intensyon ng tao na tuso ay makalamang palagi. So, yun yung description sa snake, sa ahas. Diba? Ito yung pinakatuso sa lahat ng hayop na niglikha ng Panginoong Diyos. Diba? Panginoong Yahweh. Tapos isang araw, tinanong niya daw yung babae. Ano yung tanong niya? Sabi niya, did God really say you can eat from any tree in the garden? Now, totoo ba na sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Halamanan. So, ano napansin niyo dito? Ano yung napansin niyo dito na pattern ng isang tuso? Nagtatanong? Yeah. Kasi, di ba, pag lumapit sa iyo yung devil, pangit, nakakatakot, di ba tatakbo ka? Di ba? Hindi, matatakot ka, di ba? Obviously. Pero ito, friendly. At nagtatanong lang. Wala namang masama. Di ba? Kumbaga, deceptive. Mukhang maamo. Mukhang maamo. Alam nyo, dalawa lang kaming magkapatid. Pag nagluto yung nanay ko ng longganisa, usually magluluto yan 6 na piraso. So, ang gagawin ko, hahatiin ko. Bibigyan ko yung kapatid ko ng 2, tapos bibigyan ko yung sarili ko ng 2, tapos yung 2, ibabaon ko sa kanin ko. Na hindi niya makikita. Di ba? Hindi niya makikita. So, meron akong 4. Meron siyang 2. Ang tawag doon, tuso. Diba? Pero, mas ganito yung pattern ng tuso. Ang sasabihin ko sa kapatid ko, kawawa ka naman. Siyempre, magugutom ka mamaya. Kunin mo pa tong kalahati. O di mo ka akong 1.5. Pero sa totoo lang, I have 3.5. Right? So, meron siyang 2.5 and she feels good. Kasi nakita niya, 2.5 ako, yung kuya ko, 1.5 lang. And she feels good about it. Yun ang gustong mangyari ng tuso. You must feel good about the situation. Pero hindi mo alam, meron siyang ibang plano sa'yo. Hindi alam ng kapatid ko, may 2 longganisang nakabaon doon sa kumpol kong rice. So, kung bibilangin mo yung longganisang kakainin ko, 3.5. Siya, 2.5 lang. Deception, Pastor. Deception.
very deceiving. Diba? So dito, wala namang masama. Actually, tinanong ko yung kapatid ko. Sabi ko, oh, enough na ba sa'yo yung dalawa? Kasi nakita niya, dalawa sa akin, dalawa sa kanya. Siyempre, sabi niya, okay na. Kasi fair naman eh. Dalawa sa'yo, dalawa sa akin. Kunyari, maganda loob ko, hahatiin ko yung isang longganisa. Ibibigay ko ngayon sa kanya. Kung baka marinig to ng kapatid ko. Ah. Ibibigay ko sa kanya yung kalahati. Naluloko, pastor, no? Yeah. So, siya, she feels good about it. Dahil 2.5 na siya. Tapos nakita niya yung kuya niya, 1.5 lang. 1.5 longganisa lang. So, gagawin niya, kakain siya ng masaya, pero hindi niya alam, mas masaya ako. Kasi ako yung tuso. Ako yung cunning. Ako yung, I'm setting her up. Parang ganon. So, ganitong-ganito yung ginagawa ng enemy. Parang you are trying to get him, pastor. Yes. Ang problema kasi, we thought in this world, ang kalaban natin, those people who are banging our doors and, alam mo yun, galit sa atin. Actually, mas gusto ko pang kaaway yung ganun. Nakakatakot na kaaway, yung nakangiti pagkaharap mo. Mm-hmm. Pero pag nakatalikod, diari ka. Di ba? So, ganito, itong ahas na to. No? At so mapapansin natin, nung unang panahon sa garden, wala namang patayan. Walang tuklawan. Kasi pag ngayon nangyari yan, hindi mo makausap ang ahas. Ang ahas ay always in the defensive mode. Lumapit ka lang yan, malayo ka pa lang, tatakbo yan. Kung takot tayo sa ahas, mas takot yung ahas sa atin. Pero pag nagkasukulan, na-corner mo siya, hindi mo napansin, naglalakad ka, akala niya, na-corner mo siya, i-attack ka niya. Tutuklawin ka. Okay? So, ganun katuso yan. In fact, ang dami niyo na siguro nakitang YouTube videos or sa Facebook ng mga tao na nag-aalaga ng ahas, bigla silang tinutuklaw. Diba? Kaya nga pag sinabing niloko ka ng kaibigan mo, anong tawag mo? Ahas talaga tong kaibigan ko. Diba? Mm-hmm. Kasi deceptive. Ibig sabihin, niloko ka. Diba? O sige, taloy natin. Sabi dito, ano yung tanong niya? Sige nga, explain niyo sa akin yung tanong niya. Maganda yung tanong niya eh. Paset up. Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halaman? Yeah, baguhin niyo yung tono. Baguhin niyo yung tono. Yung medyo deceptive ang tono. Totoo bang ganon? Totoo bang sinabi ng huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Yan, friendly. Friendly. Hindi mag-approach yan ng ano eh. Uy, totoo ba na ano? Hindi ganon. Hindi ganon. Iba approach yan. Ang approach yan, uy, totoo ba? Sinabi ng Diyos, talaga? Na huwag kayong kahain? Oh, di nga. Ng anumang bungang kahoy sa halamanan, ang dami-dami niyan. Tapos merong bawal, pa-set up, di ba? Kumbaga, cunning. Yan. Pag kami mga ganun kayong kaibigan, mag-ingat kayo. Na parang lagi kayong sineset up magalit. Mm-hmm. Di ba? Yung tipong, oh, di nga, hindi mo wi asawa mo? Ay, alam ko, alas 5 lang naman yung opisina. Ba't di umuwi? Ako, hindi ako nagdududa, pero ewan ko lang, friend, ha? Nag-gets nyo? Para kasing nagkukos ng doubt, pastor. Yes. Amen. Nagkukos ng doubt sa'yo. Kumbaga, nililip lang niya yung pag-iisip mo. Kumbaga, hindi siya, ang galing ng approach eh, hindi siya nag-approach na kalaban, although kalaban talaga siya. Nag-approach siya na concern siya sa'yo. Yes. Yun yung nakakatakot. Kunyari, concern sa'yo. Di ba? So, sige, sundan natin. So, verse 2, tingnan natin sa English. Sabi dito, the woman said to the serpent, sumagot naman itong si Eva. Sabi niya, we may eat the fruit from the trees in the garden. Pwede naman namin kainin eh. Yeah, but about the fruit of the tree in the middle of the garden, ang sabi ng Diyos, you must not eat or touch it or you will die. Tingnan natin sa Tagalog. Sumagot daw yung babae, maaari naman po namin kainin. Magalang pa siguro to, no? Na ang anumang bunga sa halamanan. Kumbaga, sinasagot niya lang plainly yung tanong.
nung serpent, no? Pero wag lang yung bunga ng puno na nasa gitna ng garden. Kasi sinabi ng Diyos, huwag namin kakainin ito. Hindi lang basta kakainin, ni hihipuin, wag. Okay? Kung kami raw ay kakain ito, diretsuhan ha, mamamatay kami. Kumbaga, alam niya yung theology niya. Alam niya yung ano niya, alam niya yung kanyang stand. 'Di ba? So tayo mga tao, magbigay nga kayo ng example na nakikita n'yong na papunta doon sa kasalanan, pero yung tao hindi niya napapansin, papunta na pala siya doon. Sige nga. Sample. May naisip kayo. Yung scam, Pastor. Scam, okay. Ano po nangyari sa scam? Magandang salita. Pagkatapos, kawawa ang labas. Ayan. Maganda yung sinasabi. Tapos yung pala. Pansin niyo sa mga sales. Uh-huh. Pag binebenta kayo ang bait. Pag nakuha ka na. Pag hindi ka bumili, galit sa'yo. Di ba? Pansin niyo? Or pag nakuha ka na, nakabili ka na, wala nang pakialam sa'yo yan. Pakialam. Pero pag hindi ka pa bumibili, kinukumbinsi ka pa lang, di ba? Lahat ng kape, soft drinks, lahat masahe, ibibigay sa'yo. Basta bumili ka lang. So ganito rin to eh. Di ba? Kumbaga, alimbawa, dati meron kaming ano, meron kaming, excuse me lang po, dali. Nawala si Pastor? Ayun po, bumalik na ako. Okay, sorry. Okay. Dati, meron kaming kaibigan. Sabi namin sa kanya, wag ka sumama dyan. Kasi, pwede kayong magkamali. Sagot niya, wala naman kami ginagawa masama. Alam ko naman yung boundaries ko. Then after a while, they fell into sin. Same thing. No? Remember this. The enemy will not appear as ugly as he can be. He will appear like an angel of light. Tsaka si David, wala namang masama. Hari siya. Gusto niya, ayaw niya sumama ng war? Pahinga siya sa balcony niya. Hari siya eh. Kaya di niyang gawin yun. Ang problema, idol siya nun. Diba? May nakita siya naliligo, si Bathsheba. Sabi niya, patawag niyo nga yan. Hari ka eh. Kahit sino pwede mo patawag. Wala ka naman masamang intention. Siguro, nagandahan ka lang. Pero eventually, he fell into sin. So, madaming klase na hindi nila alam. Parang normal na pagkakataon lang sa buhay, hindi mo alam nagkakasala ka pala. Diba? Kaya alam nyo, i-pressure nyo yung mga tao na magsasabi sa inyo kung ano yung tama at mali. Kasi yun ang totoong kaibigan. Do you agree with that? Yeah. Kasi yan, totoong kaibigan, sabi niya sa'yo, kahit masaktan ka, sabi niya sa'yo na mali yan. Alam yan. Akala na marami ang totoong kaibigan, go friend, basta kung saan ka masaya. Love wins. Diba? Gusto mo yan, gawin mo. Di ba? Parang gano'n. Pero yung concern sa'yo, sasabihin niya talaga sa'yo na makakasama sa'yo yan. Ngayon, kung makikinig ka, di thank you. Kung hindi, eh ganun talaga. May free will tayo. Eh ngayon, eto ang problema. May free will din tong si Eva. Di ba? So tingnan natin ano na nangyari. Okay, may tanong ba muna kayo doon sa scenario? Sa chapter, sa verse 1 and 2? Meron ba kayong gustong itanong doon? O kung hindi nyo pa maisip, mamaya balikan natin. Okay, tingnan natin.
ha? Sa chapter 4 hanggang 7. Yan. Sister Pepot, magibasa mo. Okay. No, you will certainly not die, the serpent said to the woman. In fact, God knows that when you eat it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. The woman saw that the tree was good for food and delightful to look at, and that it was desirable for obtaining wisdom. So she took some of its fruit and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened, and they knew they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Mm-hmm. Sister Pepot, may ibasa po sa Tagalog para po mas mag-sink in sa atin. English-Tagalog. Mm-hmm. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Mm-hmm. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, eh makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kaya tumitas siya ng bunga at kumain ito. Pinigyan niya ng kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakit sa katawan. Ayan. So, balikan natin yung tanong kanina. Sino, yung sa apat na binanggit nyo na kasalanan kayo na nakita nyo sa garden? Disobedience, greed, envy, lying, deception. Ano na una? Disobedience? Nasaan ang disobedience yan? Yung ginawa po nila yung kumuha sila ng bunga. Okay, nag-disobey na sila kasi di ba kabilin-bilinan nga eh. Okay? So, before disobedience, meron bang kasalanan na pwede pang mauna sa disobedience? Doon sa greed, envy, lying, deception. It's like deception. Parang deception. Nauna ang deception. Po, deception ang nauna. Sa disobedience. Mm-hmm. So, dinideceive muna sila na ahas. Mm-hmm. Tama. So, deception muna before disobedience. Okay. Deception, disobedience. Nauna pa ba ang greed at saka envy before deception and disobedience? Greed, envy. Nauna ang envy. Mm-hmm. No. Tama si si Sister Lenlen. Nauna ang envy. Sino ang nagkasala ng envy? Si ahas. Huh? Huh? Kasi nainggit siya eh. 'Di ba? Ini-stir up niya yung greed doon sa dalawa. At saka envy rin ini-stir up niya para mag-cause ng deception, dineceive niya yung dalawa. Tapos din eventually i-deceive din ng dalawa yung Lord. Tapos nag-disobey na sila. Kinain na nila yung bunga. So lumalabas pinakanauna ang pinagmumulan nito, envy. Mabigat pa lang kasalanan ng envy, no? Kasi kung titrace mo doon sa garden, parang ito yung unang-una lumulutang. Kasi ang cost ng lahat, wala namang disobedience, wala namang deception kung walang pinagmumulang inggit. So halimbawa, ganito, nainggit ako kay Tita Pepot. Since inggit na inggit ako sa kanya, i-deceive ko siya. Magsisinungaling ako sa kanya. Okay? Na magkukos ng disobedience. Nakuha natin. So, lumalabas, delikado ang envy. Sige nga po, explain nyo po anong ibig sabihin ng envy. Tingnan natin sa Google.
Pagkaingit. Pagkaingit sa Tagalog. Ayan. Ano pa? Ano mga example ng envy? Magbigay kayo. Google. Envy. Definition. Tingnan natin. A feeling of discontented or resentful longing aroused by someone else's possession, qualities, or lack. Jealousy, pretty much. Pakiramdam na hindi ka kontento sa sarili mo, no? Tapos, kumbaga, sinisilaban nito ng naiinggit ka doon sa pwedeng possession, pwedeng qualities, no? Or magandang kapalaran ng kapitbahay mo. Halimbawa, magandang asawa niya, naiinggit ka. Di ba nasa Bible yon? Thou shall not covet thy neighbor's wife. Maganda yung may bago siyang sasakyan, naiinggit ka. Di ba? Sa Pilipinas nga, di ba, uso dati, uy, sweetheart, bumili na ng bagong Sony TV ang kapitbahay. Samsung na pala ngayon. Di ba? Bili na rin tayo. Uy, sweetheart, bumili sila ng bagong sakyan. Bili na rin tayo. Kahit baon na sa utang, basta makasunod lang sa uso. Uy, sweetheart, pumunta sila ng Hawaii. Mag-Hawaii na rin tayo. No? Kumbaga, pumunta sila ng Boracay. Mag-Boracay na rin tayo. Kada may gagawin yung iba, since hindi ka kontento sa sarili mo, ainggit ka. Diba? Maring yung qualities naman. Maring, uy, mabuti pa siya. Matalino, mabait, maganda, masipag. So, kinainggitan din yun. O kaya, magandang kalagayan sa buhay. Diba? So, dito, ano kinainggitan ni Satan sa dalawa? Sa tingin niyo? Balikan natin itong... Sa tingin niyo, ano kinainggitan ng sa kanila ni Satan? Yung loyalty nila kay God. Mm-hmm. Yung relationship. Teka, hindi ba siya mahal ng Diyos? Kasi ginawa rin naman siya. Nilalang din siya ng Diyos. Diba? Anghel siya eh. Tinapon siya sa daan, diba? Sa earth. Mm-hmm. Bakit siya kaya tinapon? Dahil gusto niya rin maging God. Yes, kasi nga, envy siya. Mainggitin. Greedy, no? Gustong kunin yung hindi kanya. No, parang iPhone, gusto niya maging Steve Jobs. Imposible mangyari yun. Diba? Parang Microsoft, gusto niya maging Bill Gates. Hindi pwede yun. So parang Facebook, gusto niya maging Mark Zuckerberg. Hindi po pwede mangyari yun. So, question. Sige po. Bakit ginawa ni God yun sa kanya? Gumawa siya ng ganong klaseng angel? Bakit hindi na lang siya gumawa ng ano, no, ng angel na nila na okay lahat, di ba? Actually hindi ko rin alam yung sagot eh, di ba? Pero kung titingnan mo, no, hindi lang naman si Lucifer ang angel na ano, kasi may sumama pa sa kanya eh. Kumbaga meron siyang mga convinced followers, parang ganoon, no? So may mga demonyo, parang ganoon. So, itong mga to, akala nila, buong akala nila, ay pwede silang mangibabaw doon sa manlilikha nila. No, parang mutiny. Parang may kapitan yung barko, aagawin mo, gusto mo maging kapitan. Parang presidente, since ikaw ay isang politiko, gusto mo maging presidente, agawin mo yung posisyon niya. Parang ganun. Pero it will not happen kasi he's the creator of heaven and earth. Sa kanya nagmula lahat eh. How come he will bow down to you? In fact, si Jesus, di ba, sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Di ba? Nakikita mo lahat ng magandang bagay, ibibigay ko sa iyo ang lahat, lumuhod ka lang. Di ba? Pero it's a deception. Di ba? So, sinasabi niya dito, sabi niya, hindi totoo yan. No? Sinabi ng ahas. Mali yung tono eh. Ganito ang tono niyan. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Di ba? Kasi convincing dapat eh. Hindi mo pwedeng galit siya eh. Di ba? Ay, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Di ba?
Sinabi lang yan ng Diyos. Sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga, ay makakaunawa kayo. This is a lie, right? Mm-hmm. Well, somehow, half-truth. Di ba? Somehow, half-truth eh. Kayo'y magiging, ito na yung lie, kayo'y magiging Diyos. Kasi nung sinabi niya na makakaunawa kayo, well, malalaman talaga nila yung good and evil. Pero nung sinabi niyang magiging parang Diyos kayo at malalaman niyo ang mabuti at masama. Ayan, totoo yan. Pero yung magiging parang Diyos kayo, hindi totoo yun. No? Dinagdagan niya na. Diba? Tapos, ang masakit nito, ano napansin niyo sa verse 6? Inuri niya yung napakagat sa paningin ng babae sa palagay niya. Ah, yung ano, yung yung bunga? Kaaya-aya. Or inviting. Inviting. Enticing. Tingnan natin sa English. Verse 6. The woman saw the tree was good for food and delightful to look at. Okay, itong problema kasi. Pag ang pagkain, hindi lang masarap, masarap pang tingnan. At minsan, masakit, mabango pa. Di ba? So, wala na. Bigay na lahat ng senses mo. Di ba? So, ano napansin niyo dito? Kinumpletos Ricardos ba ng enemy? Pinaganda niya ng husto. Yeah, hindi naman siya. Nung pinackage ni Satan, si Bathsheba, naliligo. Di ba? So, maganda ang packaging niya. Nung pinackage niya ito, kay David. Kay Eva, maganda yung packaging niya. Wala pa dito si ano, no? Di ba? So, Ano yung pattern niya? Ano yung kanyang ano tinatawag na kumbaga modus operandi niya? Ipapackage niya lahat ng masama ng maganda para kagatin mo kasi hindi mo kakagatin pagka pangit eh. Kapag hindi ka anya-anyaya, kapag hindi masarap, 'di ba? Naisip din niya, etong masakit kasi. Naintay siya, maganda. Naintay siya, mukhang masarap. Pero, ang nagpabenta sa kanya, naisip kasi niya, nakahanga-hanga naman kung magiging matalino rin siya kagaya ng Diyos. Diba? Motibo niya rin. Yeah. Sabi nila, gusto mong pumatay ng leader ng isang organisasyon, hindi mo mapapatayan dahil covered yan ng maraming security or bawa. Halimbawa, presidente or dictator ng isang bansa, halimbawa si Hitler or kung sino pa man, or halimbawa yung sa North Korea, o basta baka si Saddam Hussein nung panahon niya or si Gaddafi. Kumbaga hindi basta-basta malalapitan yan kahit si Marcos nung panahon ni Marcos, di ba? Pero sabi nila kung gusto mo daw i-assassinate yung isang leader, huwag ka magpakahirap na i-assassinate siya. Alam mo gawin mo daw? May nabasa akong libro. Sabi niya, bayaran mo yung pinakamalapit sa kanya. Sigurado, wala kang kahirap-hirap mamamatay yung gusto mo mamatay. Bakit? Kasi, pag nakita nung malapit sa kanya na enticing yung pera na ibibigay mo sa kanya. In fact, hindi lang pera. I-convince mo siya na you will take the position kapag nawala yung amo mo. Then, di ba? Then, that's possible na mangyari. It's all about packaging yung scene. Alam nyo, nung 1990s, meron akong kaibigan, ang nanay niya, nagtatrabaho dito sa Amerika. Tapos minsan, may kinuwento siya sa akin na kasi parang ang nanay niya, mayordoma sa isang mayaman na amo. Tapos may kinuwento siya sa akin na yung mga anak daw, parang napapansin ng nanay niya, pinagpaplanuhan na pinapatay unti-unti yung nanay nila. Parang naglalagay ata ng sa pinapakain, parang napapansin daw nanghihina yung nanay nila.
So, meron daw kutub sila na posible because of mana. Kaya ginagawa yun ng mga anak. Akala ko, sa pelikula lang nangyayari yun, di ba? Pero that was 1990s, no? And sabi niya, totoo din pala na nangyayari sa totoong buhay yun. Dito, pinapakain sila. Binubusog yung mata nila, binubusog yung tiyan nila, kumain kayo ng prutas. Pero sa totoo lang, ang intention dito ng enemy, pinapatay sila. Kasi anong sabi dito? Pagka kumain kami niyan, sabi ng Diyos, mamamatay kami. You must not eat or touch it or you will die. Sabi ng Panginoon. Malinaw yun. Diba? Eh ngayon, anong sabi dito? The woman saw the tree was good for good and delightful to look at and it was desirable for obtaining wisdom. Sayang din naman. Kumbaga, no? Kumbaga, kahanga-hanga na maging matalino kaya, maging marunong. Kaya ang ginawa ni Eva, ano, pumita siya at kumain. Hindi naman pumita si Adan eh. Ito matindi. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Hindi man lang nagtanong, ano to, saan to galing? Kain na lang bigla, parang ganon. Hindi man... Parang dito nakita yung ano eh, yung parang yung backbone naman ni Adam, parang wala eh, parang yung leadership niya. Ano yung pagkakasalang na dito, litaw na litaw. Tinawag siya ng Panginoon to lead Eva, si Eve, di ba? And nangyari siya ang ni-lead ni Eve sa mali. Di ba? So, tingnan niyo dito. So she took some of its fruit and ate it. She also gave to her husband who was with her and he ate it. Then, the eyes of both of them were opened. Saan na open? And they were naked. Napansin nila, nakaubad sila. Nagkaroon ng mali siya. Dati walang mali siya. So they sewed fig leaves. Nagtahi daw sila ng dahon. No, and made coverings of themselves. Tingnan natin sa Tagalog. No. Sabi dito, binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalaman na sila ay hubad. Kaya kumuha sila ng dahon ng mga igos. Ay, igos pala ang Tagalog ng figs. Igos. Pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Ano na nangyari? Nagkaroon na sila ng mali siya. Dati walang mali siya eh. Wala naman silang idea ano yung tama, ano yung mali, ano yung nakahubad. Alam niyo, mali siya. Parang ganun. Kumbaga, nakahubad sila. So nagkaroon sila ng mali siya, nagtahi sila ng damit. Naku, teka, ayoko naman makita ka nakahubad, Eva or Adan. Di ba? Magtahi tayo ng damit. So, ano nangyari? Sumunod. Ayan. Ito na yung mga consequences ng kasalanan nila. So, sabi nila, sabi natin, ang kasalanan nila, envy, greed, ito na yung consequences ng kanilang pag-disobey at saka yung mga deception. Okay. So, makikibasa hanggang verse 10. Sister Lenlen. Okay po. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God walking in the garden at the time of the evening breeze, and they hid from the Lord God among the trees, from the Lord God among the trees of the garden. So the Lord God called out to the man and said to him, "Where are you?" And he said, "I heard you in the garden. And I was afraid because I was naked, so I hid." Ayan, may kibasa po sa ano, sa Tagalog. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit
Tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroroon? Natakot po ako nang marinig ko kung kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Sagot ng lalaki. Okay, ano napansin niyo dyan? Sa verse 8, 9, and 10. Sige. Ano napansin niyo? Nagtago na hindi na nila maharap si Lord. Okay, hindi na nila maharap. Nahihiya na sila kasi nakahubad sila. Nakahubad sila. Ayaw nila makita silang nakahubad ni Lord. Pero doon sa first verse, yung sa verse 8, ano napansin nyo? Nang dapit hapon na narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh, kaya nagtago sila sa mga puno. Sa Ingles, ang sabi, then the man and his wife heard the sound of the Lord God walking in the garden at the time of the evening breeze. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. So, ano napansin nyo sa verse 8? Parang natakot. Okay, natakot sila. Takot bukod sila. Doon, bukod doon, ano pa napansin nyo? Pag binasa nyo yung verse 8. Ashamed. Nahiya. Nahiya, natatakot. Okay. Yeah. Natural nga naman yun. Kahit tayo, lumabas tayo, punta tayo ng Wiley Chapel, nakaubad, maiya tayo, di ba? parang hindi naman kanya-aya. Pero hindi kanya-aya tingnan, nakaubad tayo, di ba? Nakaya talaga, di ba? Pero ano napansin nyo kay Lord? Walking in the garden at the time of the evening. Walking in the garden. Kasi dati may tanong, 'di ba? Alam naman natin ang Panginoon, Espiritu, so hindi naman natin alam talaga itsura niya, pero binanggit niya, we were made in accordance to our image and likeness. No, sabi naman doon sa Bible school, maaari kaya sinabi na in accordance to image and likeness kasi daw dahil kagaya ng kanyang ugali, mapagmahal, mapag-aruga, no, image and likeness, not necessarily image, no. Pero ako, meron akong I don't know, no, sa heart ko. Meron akong, kasi when I think about God, kumbaga, meron akong idea na most probably, He looks like us. Lalo na nung kinonfirm, He's walking in the garden. So if you're walking, you have feet. Di ba? Yes. So naglalakad daw siya. No? Nakahubad din. So, I don't know. Most probably, I don't know. Pero ang ano dito, dapit hapon na, ibig sabihin, evening breeze. So, palamig na. Diba? Naglalakad siya, and then hinahanap niya yung dalawa, nagtago naman tong dalawa. Tapos ang sabi niya, nasaan kayo? Diba? Tinatanong niya. Ang tanong ko sa inyo, Hindi ba talaga kaya alam ng Lord kung nasaan sila? Eh, di ba sabi? Di ba all knowing, all powerful, omniscient, omnipotent? Alam. Alam. Alam po niya, alam niya. Bakit siya nagtatanong? Saan ka naroon? Saan kayo naroon? Kasi nagtago eh. Mm-hmm. So bakit niya? Anong tinetest niya? Yung ano nila, yung reaction. Mm-hmm. Yung kanilang... Kung magsasabi ba sila ng... Yes. Kung magsasabi ba sila ng totoo. Diba? Ang nakakatawa, sumagot. Nasaan kayo? Sumagot. Wala po kami dito, Lord. Okay. May naghanap sa iyo na maniningil ng utang. O, nasa na nanay mo? Sabi niya po, wala po siya. kayo, anong napansin nyo nung tinanong siya, nasaan kayo naroon? Diba? Tinatanong niya. So, tine-check niya. Teka, tingnan ko nga kung anong reaction nitong mga to. Kasi may ginawa silang mali. Bilang magulang, alam mo naman nagkasala yung anak mo, may ginawang mali, di ba? Anong una mong gagawin? Di ba tatanungin mo? Diba, alam mo, nagsumbong yung kahit copy. Alam kahit okay. Alam yun. Go ahead. Hello? Ako, naghang ako. Hello? Naghang po kayo? Naghang ako? Hindi, si Sina Terry lang. Kayo, si wala po kayo. Ha?
Ayun, yun, yun. Ayun. Okay na si Sir Alvi. Sige, go ahead ba, si Sir Alvi. Ano po kasi yung kalimutan? Alimbawa po, nagkamali yung mga bata, mga anak natin. Bakit natin tinatanong na ano, ng tanong? Alam naman po natin. Yeah, alam naman natin. Kasi bakit we just natin want tinatanong? To them to just want them to be honest na sabihin nila sa atin yung totoo. Yeah, kumbaga, kung ano yung nangyari. Gusto natin makita yung ano, gusto natin makita yung puso nila na. So ako kasi ang trabaho ko dati sa HR, kapag yung time card mo, 15 kasi yun eh, 15 days, di ba? Kapag mayroong mga tatlong bilog pataas, automatic yung papatawag ka na sa opisina. Tapos kakounselan ka na bago ka bigyan ng memo. Di ba? Ang lagi kong tanong, kamusta? Ba't ka nandito? Alam ko naman kung ba't siya nandun. Kasi mapapakamot ng ulo yan. Sir, kasi ano eh, ang dami ko na namang bilog. Sabi yung ganun. So, susunod kong tanong, paano ba kita matutulungan? Ganun, di ba? So, ganun din ang Panginoon eh. Di ba? Nasaan kayo? Bakit? Anong intention ng Panginoon? Hinahanap ng Panginoon yung dalawa kasi gusto niyang tulungan. Di ba? Hmm. Tingnan natin yung mga susunod na tagpo. Paano niya tutulungan yung dalawa? Di ba? So, sumagot muna yung lalaki. Sabi niya, natakot po ako eh. Nang marinig ko kayong nasa halamanan. Nagtago po ako kasi nakahubad ako. No, sagot ng lalaki. Natakot siya. Di ba? So, tingnan natin yung verse 11. Di ba? So, ayan. Verse 11 to 13. Ayan. Tita Fe, kayo po. Sandali, Pastor. Okay, maikay na. Anong, from what verse, Pastor? 11 to 13 po. 11. Okay. Then he asked, who told you that you were naked? Mm-hmm. Did you eat from the tree that I commanded you not to eat from? Mm-hmm. The man replied, the woman you gave to me, the woman you gave to be with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate. Katuruan na. So the Lord God asked the woman, what have you done? Mm-hmm. The woman said, the serpent deceived me, and I ate. Ayun, nagturo din. Di ba? Tita Fe, basahin niyo po sa Tagalog yung parehas. Hindi pa man ako magaling sa Tagalog. Ha? Pasensya kayo ha. Sige po, sige okay. po. Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Mm-hmm. Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin, tugo ng lalaki. Mm-hmm. Bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoon, Yahweh, sa babae. Mangyari po, ano yun? Nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Sagot naman nito. Okay. So ano napansin niyo? Verse 11 to 13. Go. Nagturo. Sinungaling. Nagko, nagkaturoan na. Kajusihan na. Walang gustong umamin. Walang gustong umamin, di ba? Nagkaduluhan na. Ito, madalas yung makita to sa totoong buhay. Yes. Wow. Di ba? Eh, ikaw kasi, di ba? Minsan, ang bag-asawa, nag-aaway. Eh, di, ikaw kasi. Ganun ngayon, di ba? Walang gustong umamin ng pagkakamali, di ba? Pero pansinin niyo dito, utang nagtanong ang Diyos, kasi binibigyan niya ng pagkakataon na iparamdam sa mga to na, hey, I care about you. Nasaan kayo? Unang tanong niya eh.
wala na masama doon eh. Nagki-care lang naman, nasaan kayo? Although alam niya, pero you just wanna see kung anong magiging reaction nito. Kasi tandaan nyo, volatile lang free will natin. Diba? So nagtanong muli yung Diyos, second time around. Teka, sino nagsabi sa'yo na hubad ka? Diba? Teka, bakit? Kumain ka ba ng bunga pinagbabawal ko? Kasi yun lang naman yung ano nun eh. Intention nun. Kumbaga sa investigasyon, yun lang naman ang pupuntahan nun. Kaya ka nalaman mong hubad kasi kumain ka ng pinagbabawal ko. Yun. Kinabahan na yung dalawa. Nataranta na. Kaya anong ginawa? Ito na yung pagkakamali nila. Nagturuan silang dalawa. Di ba? Ano, sino una nagturo? Si Adan na walang backbone kasi sunod lang ng sunod sa asawa. Kasi ang instruction sa kanya ng Lord, i-lead mo tong asawa mo. Ang nangyari, siya ang lead ni Eve. Di ba? Kaya pag nagkabaliktad yung posisyon nyo, may problema. Di ba? Kasi ikaw yung leader, ikaw yung tinawag. E ngayon, pag naging leader, yung isa, mali tuloy yung... Hindi naman ibig sabihin na pag nag-lead ng babae, mali. Hindi. Pero yung design kasi ng Panginoon, pinalitan nila, inalter nila. So dito kasi walang backbone tong si Adam eh. Ba, sunod na sunod sa asawa. Pero sunod na sunod sa asawa, binenta niya naman yung asawa niya. Sabi, di ba, meron tayong na pag-aralan dati. Eventually, pag-aaralan natin. Alam niyo ba, si Abraham, binenta niya. Abraham pa pangalan niya eh. Si Abraham, binenta niya si Sarai. Ang nakakatawa, yung anak niyang si Isaac, yung asawang si Rebecca, binenta niya rin. Parehas na binenta niya. Yung ni Abraham si Sarai. Diba? Ang nakakatawa, yung anak ni Isaac, si Jacob, the liar, binenta niya rin yung kapatid niya, si Esau. Diba? So, bentahan sila ng bentahan. Hindi na bago yun. Luma na yun. Nagsimula yan kay Adan at saka kay Eva. Bentahan sila ng bentahan. Diba? Tinanong nga din ng Diyos eh. Sa mga susunod na Bernas, mag-uusapan natin, susunod dyan si Cain at si Abel. Tinanong nga si Cain eh, si Abel. Anong sagot niya yan, ni Cain? Bakit? Ako ba ang taga-tago ng kapatid ko? Diba? Eh, binenta niya na yun. Pinatay niya na eh. Diba? So dito, lumalabas yung selfishness ng tao. Nagkasala na. Diba? So dito, sabi niya, eh kasi po, pinakain po ako ng babae binigay niyo sa akin. Eh. Kasi teka, backtrack tayo doon sa chapter 1 and 2. Diba na pag-aralan natin, gift si Eve kay Adam? Eh bakit ngayon tingin niya parang kontrabida na? Naipit na siya eh. Totoo. Since naipit ka, benta mo na. Na-corner. Diba? So, ito, maling-mali na pamantayan sa buhay may asawa, kahit sa buhay ng mga taong bilang magkakaibigan. Kapag naipit ka pala, bibenta mo na yung taong mahal mo. Diba? Save yourself. Save yourself. No, tapos dito, ano nangyari sa sunod na, sa 13? Nung tinanong na yung babae, di ba? Tapos ang tanong ay lalaki, tinanong naman yung babae. Bakit? Ikaw naman, babae. Bakit mo ginawa ang bagay na yun? No? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Anong sagot ng babae? Tinuro si Ahas. Nagturuan. Sabi, mangyari po, napapakamot pa siguro ng ulo. No? Hindi ko alam, ba't ang reaction natin, pagka tayo natataranta, nako-confuse o na natatakot, nagkakamot tayo ng ulo. Napansin niyo ba yun? Lahat ng tao, ganun eh. Kasi po eh, di ba, papakamot ng ulo. Mangyari po, nilinlang ako ng ahas. Kaya ako natuksong kumain. Sagot naman ito. Diba? Sabi niya, the serpent deceived me and I ate. Ayun. Verse 14 to 15. Ito na yung concept. I have a question, Pastor. Go ahead, Tita. Were Adam and Eve aware of the quality of the Lord Jesus Christ, the Creator, as all-powerful, omnipresent, omniscient, and omnipotent? Were they aware of that?
Maganda pong tanong kasi po ang dati natanong na sa akin 'yan, ang sinagot diyan, no. Bakit daw hindi natin ilagay yung mga sarili natin sa paa ni Adam at saka ni Eve? Let's put ourselves in the shoes of Adam and Eve. If you became a witness first for Adam, you saw, no, by yourself, pinatulog ka, and the Lord took out from your ribs and made it into a woman. That is impossible, di ba? Pero for God, nothing is impossible. So, one thing na ginawa niya, yun, tapos ibinigay niya sa iyo as a gift, and then you became so grateful sa kanya, forever grateful ka sa kanya, that is something na kumbaga, that's that scenario established na He is God above all, powerful, omnipotent, omniscient. So they were aware of it, Pastor, obviously, right? Oh, they were very okay, aware. Okay. Yes. So I can figure out in my mind that they were not just speaking lowly, but with fear and trembling. Yes, that's true. Kung siguro kung magaling yung artista na gagalap na to, siguro mabibigyan niya ng justice na tipong halimbawa kinuha yung paborito ni Sister Pepot na si Nora Honor. Si Nora Honor yung isa lang yung artista na kayang lumuha ng isang mata lang. Umiiwas pa yung sanunala yung luha. So, di ba talagang mabibigyan niya to ng justice na nanginginig-ginig sa takot pa, nangangatal-ngatal pa ang boses na natatakot sila dahil alam nila mali. There's something wrong. Hindi maaari nilang ma-pinpoint kung ano yung maling-mali, pero alam nila mali kasi may binihilate sila. No, tingnan natin anong sinabi doon sa ano sa consequence na ng kasalanan nila. Ayan. Sister Pepot, kayo po. Ah, naka-mute po kayo, sorry. Yung Malanora Honor sorry. Na ano. So the Lord God said to the serpent, because you have done this, you are cursed more than any livestock and more than any wild animal. You will move on your belly and eat dust all the days of your life. I will put hostility between you and the woman and between your offspring and her offspring. He will strike your head and you will strike his heel. Okay. Tingnan natin sa Tagalog. Ayan. Inihayag ng Diyos ang kaparusahan. Ayan. Sige po. Basahin niyo po sa Tagalog, Sister Pepot. At sinabi ng Panginoong Yahweh sa Ahas, sa iyong ginawa ay may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Kayo ng babae aking pag-aawayin. Binhi mo, binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Amen. Okay. So, ano napansin niyo po? Na nagbigay na ng parusa ang Panginoon. He's just. Yeah. Diba? I mean, dito pinapakita, He is just. Okay? Maging mabait ka sa Kanya, masunurin ka sa Kanya, bubuhos ang blessing sa'yo. You have the garden for yourself. Biro nyo, sa dami ng available. Kumbaga, kung totoo siya, mapapalagpas mo na yung isa lang. Huwag mo lang itong gagalawin. Ito, available lahat to. Mapapalagpas mo na sana yun eh. Kaso, nag-disobey ka, laging may consequence. Pansin niyo. Sino yung unang binigyan ng consequence? Babae. Babae. Hindi, yung ahas muna. Ah, yung ahas. Diba? Sino sumunod? Yung babae. Sino yung pangatlo? Si Adam. So just na just ang Panginoon. Kasi sino unang-unang nagkasala? Yung ahas. Envy, yung ahas. Una niyang pinarusahan. Sino yung sumunod? Greed. Diba? Disobedience. Itong si, ano, si Eva. Diba? Sino yung pangatlo? Diba?
lying, siya yung disobedience din si Adam. So base doon sa pagkakalarawan, kung sino yung unang nagkasala, yun din ang una niyang pinarusahan. Kung sino yung pangalawa, yun din yung pangalawa. Pangatlo. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, lumalabas pala, no? Sabi niya, sa iyong ginawa, may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. No? Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Okay. Ibig sabihin, may paaba tong snake dati. Naglalakad siya din. That's possible, right? I mean, kasi pinagapang siya eh. Kasi ako na-imagine ko lang. Although maaaring mali ako ah. Pero as far as I can imagine, sa maliit kong aking pag-iisip, pag ini-imagine ko siya, tingin ko dati may paato naglalakad eh. Yeah. Tinanggalan, kaya naging ano. Pero ang nakakaano dito, kayo ng babae, aking pag-aawayin. Yung binhi mo at binhi niya, lagi kong paglalabanin. Diba? So, anong ibig sabihin nun? Competition. Yung mga anak ni Eva, tayo yun eh. Tapos yung mga anak ng ahas, mag-aaway. Well, conscience. Physically, yes. Territorial. Pag nakakita ng ahas ang tao, obviously. Kasi luwa, makakita ka ng daga. Di ba? Pag nakakita ka ng daga, ay! Ganun ka lang daga. Ay, ipis! Di ba? Tatakbo ka. Minsan, habulin mo, papatayin mo, pero kadalasan, nililetgo mo lang. Di ba? Pero pag nakita ka ng ahas, usually mga tao, di ba, pinapatay agad kasi para daw hindi makatuklaw. Di ba? Kasi yung ibang hayop, hindi ka naman kasi tutuklaw. Hindi ka naman, kasi nga, cunning eh. Traidor. Diba? Kaya ginagawa, pinapatay. Pero dito, may binanggit dito, ang binhi niya, no, yung babae, ang dudurog sa iyong ulo. At sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Okay. Basahin natin sa ano. I will put hostility between you and the woman and between your offspring and her offspring. He will strike your head and you will strike his heel. Yung he, capital. Sino tinutukoy dyan? Satan. No. Yung ang i-strike yung ano eh, yung snake. Ay, yung woman. Jesus. Yeah, this is Jesus. This is the first prophecy sa Bible about Jesus Christ coming to the rescue. Ito, sinabi kaagad ng Panginoon, okay, sablay. Magandang gusto ko para sa inyo. Okay? So, gagawa ako ng rescue plan. He will strike your head and you will strike his heel. Okay? So, ganun din. Anong ginawa niya, no, ni Satan? Di ba? Kinumbinsi niya si Judas na ibenta. Kinumbinsi niya yung mga Sanhedrin na si Jesus ay patayin. He strike his heel. Pero ang ginawa ni Satan, he crushed his head. Kaya si Satan tapos na, talo na 2,000 years ago. Naghahanap na lang ng damay ngayon. Kumbaga wala na siya kapangyarihan. Naghahanap na lang siya ng damay. Dahil tetelestai, tinapos na ni Jesus. Kumbaga, he crushed his head. No? He strike his head. Okay? So, verse 16 hanggang verse 16 muna. Yan, makikibasa po si Sir Lenlen. He said to the woman, I will intensify your labor pains. You will bear children with painful effort. Your desire will be for your husband, yet he will rule over you. Yan. So, tingnan natin sa ano, sa Tagalog. Sa babae na may ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin at sa panganganak sakit ay titiisin.
ang asawang lalaki iyong nanasahin, pasasakop ka sa kanya, sa kanya't siya mong susundin. Okay. Naging ano, second prime, yung sa citizen ba yun, ano, yung lalaki was parang ano, ano, parang first class, second class, ganun. First class and second class. Kumbaga binigyan siya ng ano, no, ng leader, parang ganun. So magpapasakop siya doon sa lalaki. Pero dito nabanggit yung pagbubuntis. So madami sa inyo nanganak, ano ba, paano niyo ba explain yung pagbubuntis at panganganak? Ano ba observing, dadalhin mo ng 9 months. Okay, mahirap na yun. Tapos labor pain pa. Mm-hmm. Na sometimes half of your, sinasabi na yung kalahati ng iyong paa nasa hukay. Hukay. Yeah. Yung simula pa lang yung ano eh, yung pagsusuka. Paglilihi, pagkahilo, suka, tapos o yung discomfort. Tapos imagine mo meron kang parang malaking belt bag sa harapan na may bata. Bigat. Mabigat. Diba? Kumbaga, masakit sa likod mo yun eh. Tapos, yung pinakamasakit daw yung, ano, yung painful childbirth. Lalong-lalo na nung unang panahon na wala pang anesthesia. Ano yung tinutusok sa mga babae? Anesthesia? Anesthesia. May pangalan yun eh. Nalimutan ko na eh. Epidural. Ayun, epidural. Yeah. Iba pa yung anesthesiologist, di ba? Yung haba nung ano. Haba nung karayom. Kasi tinuturok yun doon sa ano eh. Buto. Sa likod. Sa buto. Sa likod, ano? Sa likod yun. Mm-hmm. Spinal ba yun? Somewhere. Spine. Yeah. Ang nakita ko po na ipinanganak sa mga anak ko yung pangatlo. Dito kasi sa Amerika yun eh. Yung una tsaka pangalawa, hindi ko nakita. Kumbaga, sa Pilipinas kasi hindi naman uso yung pinapapasok. Hindi pinapayagan. Oh. Hindi pinapayagan. Dito sa Amerika, kung saan siya inadmit na kwarto, nandun yung asawa, dun din siya mga anak. Walang alisan yun. Oh. Yeah, sineset up nila na parang yung kwarto mo, dun ka na mga anak. Hindi ka ililipat sa labor room. Wala, walang ganun. Lahat ng kwarto capable na paanakan dito sa Kaiser. Sa Woodland Hills ng anak si ano, Mini. Tapos, nakita ko talaga siya na mahirap siya. Dahil ano, as in, para akong imatayin eh. Dahil hindi ko maintindihan paano lalabas yung ganong kalaking bata. So, kumbaga, ano, na nakita ko yun, tumaas yung respeto ko sa mga babae. Dahil painful talaga siya. Although, sinaksakan siya ng ano, ng anesthesia. Pero, yung una at saka pangalawa, ayaw niya magpasaksak. Wow. Tiniis na yun. Ano yun? Kumbaga, ayaw niya. Gusto niya talagang natural childbirth. Pero itong pangatlo, kasi siyempre may edad na siya ng konti. Parang mid-30s na siya noon. Tapos, sabi niya, sige na nga, papasaksak na ako. Eh, ako lang ate ka. Nung nagpasaksak ba siya? So, pero nakita ko siya eh. Iba. Iba talaga. Nakakatakot na, ano, na nakakaawa, na hindi mo maintindihan. Ano. So, mahirap siya. Kaya nung nabasa ko to, alam ko kung ano yung dinadanas ng babae. Kasi nakikita mo lang, natakot ka na eh. Kumbaga na nangihina ka na. Eh, paano pa ikaw yung dumadanas? Di ba? Most, di ba po ba kayo, lahat ng anak sa ospital, meron po ba ng anak sa inyo sa bahay? Kasi mas mahirap sa bahay yung kumadro na lang, di ba? So, talagang, ano, talagang, mabigat ang childbirth. Ayan. So verse 17, tingnan po natin. Ano naman sinabi sa lalaki? Ayan. Si Sir Elvi, sa lalaki, ano sinabi? Anong and parula? he said to the man, because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you, do not eat from it. Mm-hmm. The ground is cursed because of you.
You will eat from it by means of painful labor mm-hmm. all the days of your life. Mm-hmm. It will produce thorns and thistles for you, and mm-hmm. you will eat the plants of the field. Mm-hmm. You will eat bread by the sweat of your brow mm-hmm. until you return to the ground, mm-hmm. since you were taken from it. For you are dust, and you will return to dust. Oh, diba? Anong sabi niya? Dahil dust. Nakinig ka. Wala na masama makinig sa asawa eh. Pero this time, mali kasi yung asawa mo. Eh, since nakinig ka sa asawa mo, okay, na sinabi ko, wag niyong kainin yan. Kaya ang gagawin ko, isusumpa ko tong ground. Okay, lumalabas sa garden, hindi nakasumpa ang ground. Sa garden, hindi ka magtatanim, automatic, lumalabas yung pagkain. Makuha po natin. Yun yung mm-hmm. idea yun eh. So, walang painful labor. Basta na lang bumubunga na bumubunga yan. Kahit hindi mo diligan, lalabas at lalabas yung pagkain. Automatic. Kasi nga, providers eh. So, ginawa niya, o sige, curse ko tong ground. Ngayon, lahat ng kakainin mo, paghihirapan mo. Hindi lang basta magtatanim ka. Dati hindi siya nagtatanim, di ba? Pipitas lang. Ngayon, magtatanim ka, aani ka, hindi lang yon. Meron pang struggle yan. Habang nagtatanim ka, sa gilid yan, may tutubong mga thorns and thistles. So, may mga damo-damo, mga yung... Weeds. May mga anon, mga... Tawag nito. Ito, basahin natin sa Tagalog. Sabi niya dito, ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa ng iyong kainin ng pinagbawal kong bunga, dahil dito sinumpa ko ang lupa at sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Okay? Bago ka makakain, magbubungkal ka muna ng lupa. Ibig sabihin, magtatrabaho ka. Dati, hindi. Everything is provided for. Eventually, in the future, sa pupuntahan natin na kalangitan, ating paradise, hindi na tayo magbubungkal ng lupa. So, everything is provided for. Hindi lang yon. Meron ng damo, meron pang tinik. Eh, di ba ganyan din? Pag nagtatanim din tayo, papansin nyo may damo, may tinik. No, yung aanihin mo, may halong ganon. No, halaman sa gubat ang iyong kakain. No, sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Okay. Eh, paano ko hindi naman ako magsasaka? Hindi applicable sa akin to. Meron sinabi dito, sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Ibig sabihin, you were designed talaga to work hard before you eat. Diba? Mm-hmm. Tapos hindi lang yon. Eto, wala na sanang ano eh, ganito eh. Pero since, sabi niya, kaparusahan mo, mamamatay ka dahil di mo ako sinunod, nagkasala kayo. Dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. So, ibig sabihin, mamamatay ka, magdi-decay ka, babalik ka doon sa dust. Lahat tayo. So, ang lead. Tayo, pastor, ah. Ashes to ashes, dust to dust. Yes. Tayo, diba? Yes, ashes. Alabok means clay. Mm-hmm. Alabok. Alabok. Alabok is malagkit na lupa. Clay. Mm-hmm. Ang alabok kasi, dust, pagka nabasa, clay. Diba? Oo. Oh. So tingnan natin, sa verse 20 hanggang sa verse 24. Sino na? Sino nagbasa kanina? Ako yung nagbasa po kanina. Ayan, si Tita Fe. Tita Fe. Go ahead, Tita Fe. Ayan, baka nag-CR si Tita Fe. Si Sister Pepot. Ayan, ready na si Tita Fe. 20, verse 20. Apa. The man named his wife Eve because she was the mother of all the living. Mm-hmm. The Lord God made clothing from skins for the man and his wife, and he clothed them. The Lord God said, since the man has become like one of us, knowing good and evil, he must not reach out, take from the tree of life, eat, and live forever.
So the Lord God sent him away from the Garden of Eden to work the ground from which he was taken. He drove the man out and stationed the cherubim and the flaming, whirling sword east of the Garden of Eden to guard the way to the tree of life. Ayan. So dito, sabi dito, diba? Eba, ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa. No? Kasi sabi natin, nung una, tinawag niya Isha. No? Kasi galing sa kanya, Ish. No? Galing sa kanya, Ish. Kaya ginawa niyang Isha. So, sa English noon, man, tinawag niyang woman. At this time, tinawag niya ng Eva na. Kasi ang ibig sabihin, siya na yung nanay. Magiging simula, nanay ng sangkatauhan. Si Eva ang nanay nating lahat. Okay? Ang mag-asawa, ginawa niya ng damit na yari sa balat ng hayop. Ito na yung sinasabi natin. Sacrifice. Diba? Meron na sacrifice. May namatay dahil sa kasalanan. Diba? Saan manggagaling yung damit na yari sa balat ng hayop? Ibig sabihin, may pinatay na hayop. Diba? So, ito yung distinct factor na kapag may mali kang ginawa, may katumbas sa kasalanan. Ay, yung kasalanan, may katumbas na kaparusahan. So, kadalasan, na kaparusahan, mayroon dugo. Ito na, nagtagas na ng dugo dahil kinuha yung damit nila mula sa hayop. Tapos hindi lang yun, pinalaya sila doon sa garden. Diba? Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao. Ano ibig sabihin? Katulad na nila. Kasi sila, yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, alam nila yung mabuti at masawa. Since yung tao, alam nila, kasi pinoproteksyon na nila eh, na huwag makaalam nito para maganda yung pamumuhay nila. Diba? Ang problema, disobedient yung tao, kaya nalaman nila, sabi nila, baka pumitas pa siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamatay. So anong ginawa? Pinalayas sa Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. So existing yung Eden, pinaalis sila doon. No, pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ng Diyos ang Diyos ng bantay na kerubin. Naglagay ng bantay na angel. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas at umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ninuman ang punong kahoy ng buhay. Wow, misteryoso. Pastor, question. Apo. Di ba ang God slow to anger? Apo. Bakit mabili siya nagalit? Slow to anger naman siya, di ba? Ano yung reaction niya? Balikan natin. Nasaan kayo? Tingnan niyo dito. Kasi diba, sa verse 8, diba? Nang dapit hapon na yon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Hindi naman sinabi dito na nang dapit hapon na yon, narinig nilang naguhurmentado na ang Panginoong Yahweh. Hindi naman, diba? Na naglalakad, ibig sabihin, chill lang, chill. Tapos, sabi, kaya nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag siya. Tinawag niya ang lalaki. So yung tinawag niya, yung leader, tinanong niya, no? Saan ka naroon? Hindi galit. Hindi galit yung tono eh. Hindi, saan ka naroon? Hindi ganun eh. No, natakot po ako nang marinig kong kayo na sa halamanan. Kasi kung hindi slow to anger ang Panginoon, wala na to. Kasi dinisobey mo ako eh. Alam mo yun? Gangster style, execution. Patay. Hindi eh. Gusto niya magpaliwanag ka. Ganun siya sa buhay natin eh. Pag nagkamali tayo, gusto ng Panginoon, paliwanag mo sa akin. Sabi sa Isaiah, let's reason out together. Alam mo yun? Paliwanag mo sa akin. Iintindihin kita. In fact, humingi ka ng tawad, papatawarin kita. Sir, in fact, righteous. Yes, pag-iing mo ng tawad, hindi ko na maaalala yung kasalanan mo, kakalimutan ko pa. Diba? Yun, slow to anger yun. Grabe, super. So, hindi humingi ng tawad si Adan. So, lumalabas dito sa binabasa natin, pinapakita takot sila.
pero hindi sila apologetic. Oo. Kasi wala naman sinabi dito na nag-sorry sila. Kung nag-sorry sila, tapos na yun, yun. Yeah, tapos na yun. Pero we need to understand na kahit humingi tayo ng tawad sa Diyos, patatawarin tayo. Okay, hindi ka ng tawad, patatawarin ka. Magkakaroon kayo ng relasyon, salvation is upon you. But, meron pa rin consequence yung kasalanan. Halimbawa, meron akong story na dinig, isang pastor, dati siyang bakla. Tapos sabi niya, humingi siya ng tawad sa Panginoon. Nagkaroon siya ng kaligtasan. In fact, naging pastor pa siya. Pero eventually, habang nagpapastor siya, na-realize niya that there's something wrong sa kanya. Nagpa-check siya. And eventually, nalaman niya, meron siyang AIDS. So, still suffered the consequences, pero pinatawad ka. You have the salvation. Pero since nasa physical body ka, whatever you do to yourself, aanihin mo yan. Halimbawa, dati kang lasenggo, umiinom ka, addict ka, nasira ang katawan mo. Diba? Humingi ka ng tawad sa Diyos, papatawarin ka. You have the salvation. But the problem is, may sakit ka. May sakit ka. Kasi, yun yung ano eh, yun yung sa kasalanan eh, yun yung katumbas ng kasalanan. Well, there are some people na pinapagaling ng Panginoon, pero I'm not sure kung general yan. What is general rule is, you did something wrong, whether humingi ka ng tawad, may consequence. Lagi ang kasalanan. So just kasi siya eh. Okay? So ganito yan. Parang humingi ka ng tulong sa akin. Sabi mo sa akin, kasi baon ako sa utang. Ngayon, papatayin ako nung nagpa-utang sa akin. Ang sabi ko ngayon, ako nang bahala doon sa nagpa-utang sa'yo. Kakausapin ko siya. Pero bayaran mo yung utang mo sa kanya. Hindi ka na papatayin. Sagot na kita. Kumbaga, mabubuhay ka na maayos, tahimik. Pero magsikap ka, bayaran mo yung utang mo sa kanya. Ayusin mo yung mali. Parang ganun. So, ganun din siya. Kumbaga, lahat ng pagkakamali natin, merong katumbas sa kasalanan. Okay. Anybody else? Question? Takeaway? And then, Pastor, yung kasalanan na yon necessitated the shedding of blood. Yes, usually po. Kadalasan, kailangan, necessitated. It requires, tama po kayo dun, yung shedding of blood. Agaya ng mga kasalanan natin, shedding of blood of Jesus, yun yung necessitated. Agaya ng, alimbawa, katulad dun nangyari kay David. Pinatawad naman siya ng Panginoon, di ba? Humingi siya ng tawad. Di ba? Pero ano nangyari? Ang consequence? Namatay yung bata. Una pa lang yun. Pangalawa, ni-rape ng anak niya yung isa niyang anak. Pangatlo, yung anak niya na nang-rape, pinatay ng panganay niya anak. Pang-apat, yung pumatay na yun, nagkudita sa kanya. Na napilitan siyang ipapatay yun doon sa kanyang genera. Ang dami nangyari. So, grabe. So, consequence over consequence. Pero pinatawad siya. Namatay siya. Ngayon, nasa langit siya. Pero, yun nga eh. May consequence sa kasalanan. Kaya kung may pagkakataon tayo, iwasan natin magkasala talaga. Dahil may consequence yan. Kasi hindi natin pwedeng gamitin yung card na hindi bali sa bandang huli, hingin na lang ako ng tawad sa Diyos. Sa pelikula lang po nangyayari yun. Huwag niyo pong gamitin yung card na yun. Kapag humingi ka ng tawad sa Diyos, you turn around from your sins. Huwag mong gamitin yung card na palagi. Di ba? Palagi naman ang papatawarin ng Diyos. Eh. Okay, diba so, para pastor yung ano ba yun? Yung merong, saan, hindi ko alam kung saan chapter yun. Yung merong utang. Tapos binayaran. Yung utang niya binayaran na. So, pag muna sa singilin, binayaran ko na yung utang mo. Kaso ang ginawa nung mamang may utang, siningil pa rin yung dating mama na may utang. So, ayun, bayaran mo na uli. O, kasi halimbawa, may utang ako sa inyo, $10. Tapos may utang ako kay Tita Elvie, $100.
Okay. So, ang sabi ni Tita Elvi sa akin, oh, Jeff, huwag mo nang bayaran yung $100. Mm. I-thankful ako kasi $100, di ko babayaran. Pero ang ginawa ko, pinuntahan kita, si Sir Pe. Sabi ko, si Sir Pepot, nasa na yung $10 na utang mo sa akin? Siningil mo pa rin. Oo, oh, sinisingil ko yung $10 pero pinatawad na yung $100 ko. Hmm. Nakuha niyo yun? So parang ganun ang Panginoon. Yeah, yun nga. Meron ganun sa ano. Hindi ko alam po saan chapter. Pinatawad tayo, pero tayo, ito ay nagpapatawad. So, kumbaga, ang Diyos ang pagpatawad. Yes. Slow to anger. Obviously dito, kitang-kita, slow to anger siya. Kasi wala nang usap-usapan kung mabilis yung magalit. Patay agad. Pero dito, kitang-kita, he's very patient. In fact, mahal na mahal niya si Eva at si Adan. Any takeaway, any questions, any suggestions? Pastor, may babalikan lang ako. Chapter 15. Chapter 15. Mm-hmm. Yung sinasabi, yung sinasabing he will crush your head, yung his Jesus. Apa. Eh sino yung you will strike his heel? Sino yung you? Yung si ano po, si Satan. Oh, okay. Mm, kasi siya yung ano eh, annoying sa buhay natin ngayon, di ba? Naghahanap na siya. He always strike the heel of people. Oh, okay. Pero kinrush na siya ng head. Yung head niya, kinrush na ng Panginoon. Oh, okay. Napakan na. But after me, ha? No, I'm oh, so, ano pa po? Ano pa pong, ano? Ano pang questions, comments, suggestions? Anything else? Takeaway. Tatay sa takeaway. O, sige, isa-isa tayo, takeaway. Sino gusto magsimula? Parang pong the Lord has given us everything po. Katulad po ni Adam at Eve nung pasasimula pa. Mm. We were so spoiled, parang ganun. Yeah. He gave us everything, pero we still disobeyed God. Yeah. Yun po yung nakikita ko. Hanggang ngayon, ganun pa rin po yung nangyayari. Mm. We always go back sa sin. Mm-hmm. Super spoiled talaga yung dalawa. Super spoiled. Uh-oh. They have the paradise for themselves. Spoiled yun. Yes. And they don't have to till the lands. They don't have to plant. Everything is provided for. All you have to do is pick. Pipitas ka lang. Right? So kakain ka na. Tapos all you have to do, magparami kayo. Wow, honeymoon every day. Ang sarap. It's a paradise. Perfect temperature. Hindi ka nakakasakit. Hindi ka inuubo. Alam mo, hindi ka nakaramdam ng pain. Ano pa hanapin mo? Di ba? Bakit? Pero effect din po yun ang ano eh. Katulad walang, sa atin. Walang pandemic. Walang pandemic. Walang face mask. Hindi nagmamas. Wala. Walang Moderna. Walang ano. Pfizer. Ang ganda ano eh. Po, ano, hindi na naintindihan yun eh. Kasi hindi sila galing sa kanila. May punto si sister doon. Wala silang comparison. May punto si sister Lenlen. Wala silang comparison eh. Hindi nila alam ang effect. Hmm. Pero, Pastor. Apo. Nawala itong ano ko. Narinig po namin kayo. Diyan po kayo. Pastor. Through the death of Jesus Christ, we can overcome all those things that were declared by the Lord as punishment for the sin that was committed. Mm-hmm. So, kung like example ko lang, Pastor, halimbawa, nanganganak ang isang kaibigan mo, mm-hmm. we can pray to the Lord that He will make the delivery painless. Mm-hmm. And God, according to His will, also answers. Yes. Apo, totoo po according yun. To His will. Yes. So the death of Jesus Christ covered everything, took care of everything. Yes. Amen. I believe so that. Those also. Curses, yeah. Those curses are overcome mm-hmm. by the word of God through the death of Jesus Christ. Mm-hmm. And also, depende rin sa
degree of spirituality ng tao, Pastor. Apo. According to James chapter 5, hmm. You know, the prayer of a righteous man availeth much, meaning it is most effective. Hmm. You know, the prayer of a righteous man. Ganyan. Death of Jesus Christ really is very important. Kaya lagi natin, God makes us remember it from time to time. I agree po, Tita. No? Generally, it's a curse for everyone. But yes. Since you were covered by the blood of Jesus Christ, uh-huh. I think may exception sa rules. Kasi yes. Totoo nga yun eh, kapag yung righteous person na nalangin, Lord, ayoko makaramdam ng pain. And there's painless na childbirth. Lord, tulungan mo ako, pagpalain mo ako. Madami ngayon, Kristiyano, hindi naman nahihirapan sa buhay, hindi pinapawisan yung brows, pero kumikita. I mean, kumbaga, because of what Jesus did for us. Yes. Na overcome to na override. Yes. First na to. Tama, Pastor. Yung grace po Panginoon, ng Panginoon, yung grace niya. Yung biyaya talaga. Sufficient talaga kasi kaya nga 'di ba lagi kong sinasabi na pagka meron kayo isang bagay na nakuha, na achieve sa buhay or na nasusustain nyo, lagi nyo sabihin, by the grace of God. Yes. Uh-huh. Totoo lang, dahil lahat ng bagay na meron tayong maganda, grasya lang ng Panginoon. Yes. Kasi nandito ka sa chaotic world. Anybody can die instantly. Anybody pwede magkasakit instantly. By the grace of God. Imagine isang taon at kalahati na ang COVID. Uh-huh. Diba? O, wala naman nagkaka-COVID sa ating ayon dito. Praise the Lord. Praise the Lord. Napakalaking blessing nun. Di ba? Yes. So, I mean, that's a great blessing by the grace of God na hindi mo pwedeng ipagmalaki kasi meron nga, hindi naman nalabas ng bahay, nagkaka-COVID. Meron naman, exposed na exposed sa may sakit, hindi nagkaka-COVID. So, I mean, it's all by the grace of God. So, baka still, anybody else? Question, comment, suggestions, take away. Okay. Take away pa kayo? About the others. Tapos si Sister LB and si Tita Fe. I appreciate, Pastor. I appreciate your way of breaking down the Word of God. Amen. Praise you make it simple and you call the attention, you know, to what is a key thought of every passage. Amen. And then it develops appreciation and interest in the Word of God, studying the Word of God. Kaya, I like it. By the grace of God. Yes. We gain wisdom by the grace of God. That is true. Kaya Sister Pepot, any takeaway? Ako, Pastor. Sa present life natin, Pastor, alam natin na pinatawad na tayo ni Lord, ng Panginoon. So, we are already blessed. So, we should learn how to be satisfied with what we have. Mm-hmm. Huwag na tayo mag-aspire ng ano pa man. Mm-hmm. Kasi, the more na nag-aspire tayo, the more na nawawalan tayo ng contentment. Mm-hmm. Parang yung dalawa. He already provided our need. Kaya huwag na tayo maghangad ng one. Mm-hmm. Po. Mm-hmm. Yes. Amen. Right. Amen. Kasi yung kakahangad minsan ng wants, doon tayo napapahamak eh. Yeah. Kasi provide, tama naman si Sister Pepo, provided na yung needs nila eh. Mm-hmm. Eh ngayon, yung wants na sinabi ng Panginoon, hindi nyo na kayo, mabubuhay kayo kahit wala yan eh. Kasi provided ko na kayo. Diba? Mm-hmm. Eh, yung kaya wants. Ka, Pastor, yung mga kaibigan kung baka na may mili kami dito, sabihin ko sa kanya, need mo ba yan o want? Pasabi niya, gusto lang niya, meron na siya. Hindi mo yan need. Huwag mo nang bilhin. Ganon. Yan ang sinasabi ko. Kaya pinagtatawanan niya ako talaga ikaw. Yeah, madami sa atin ngayon na, in fact, kami na pamilya, naging dysfunctional kami
dahil biktima rin kami, isa kami sa mga pamilya na umalis yung isang member ng pamilya para mag-ibang bansa. Ano. So yung nanay ko umalis siya noong 1990s, early 1990s. And kumbaga nag-suffer kami kasi provided naman ng Lord yung needs namin. Pero syempre, yung mga magulang ko, may iba silang wants. Parang ganun. So na-realize namin na ang Diyos hindi... Kasi minsan may idea tayo na ang Diyos nasa ibang bansa, mas nagpo-provide kaysa sa Pilipinas. Eh. Sa totoo lang, ang Diyos, kahit nasaan ka, po-provide ang Kanya. Masyano pa. Di ba? So kaya nung kami, nagkaroon kami ng opportunity na pumunta sa Amerika. Unang-una namin na requirement, hindi God's will yan pagka isa lang ang aalis. E binigyan kami ng visa lahat. E, ibig sabihin, pupunta kami dito na pwede na pamilya. So nakarating kami dito, hindi namin na... Actually, wala kaming plano mag-ministry. Gusto lang namin bumili ng bahay na malaki, na may swimming pool sa likod na hindi namin paliligo at saka limang kotse. So, American dream, di ba? So, want na yung want. So, wants talaga. Puro wants, walang needs. No? Pero tinuro kami ng Panginoon mag-ministry. Tapos tinuruan niya kami masatisfy sa needs. So, at wag nang maghangad ng kung ano. Diba? Talagang ordained, Pastor. Ordained. Opo, kasi kung maghangad ka ng kung ano-ano, yun ang kasisira mo eh. Kasi ako kilala ko na yung sarili ko. Maghangad na ako ng kung ano-ano, wala na. Kumbaga, masisira. Wala na satisfaction. Yeah, masisira na ako. Kumbaga, ipi-please ko na ipi-please yung gusto ko. So, ganun yung nangyari doon sa dalawa. Dapat matuto tayo. Kasi provide na ng lahat ng Panginoon. Eh. So, kumbaga... Praise the Lord. Praise the Lord. And the most interesting, the most valuable is when we are in paradise with Him. Yeah, doon Tita Finn, ina tayo mabibitin sa kwentuhan doon dahil ano yung timeless yun eh. Wala nang 2 hours Bible study. Yung kwentuhan natin doon, hindi mo nabibilangin yung oras. Wala na. But God said, do not stop until He comes. Yes, po, tama. Kahit may balita that soon God is there, Jesus is there, so just continue, keep on doing what you're supposed to do. Walang tulupan. Yeah, at saka Genesis pa lang tayo. Malayo-layo pa yan. Mr. Lenlen, ikaw, any takeaway, any insight? Kasi po nung, actually, si Lord, kahit pinalayas niya si Adam and Eve, binigay niya pa rin ng, hindi naman niya pinutol yung relationship eh. Amen. Maganda na naman yun. Napunto mong yan. Sige, tuloy mo. Yeah. Kasi, binigay niya pa rin yung, binigyan ka ng lesson na okay, mula ngayon, paghihirapan mo yung kakainin mo, nadanas ka ng gatong pain, which is human talaga yon, pang-human. Dinisan niya yung pang-human. Kasi otherwise, hindi mo mapifeel yung pain. Ang pain, love. Mm-hmm. So, despite noon, binigyan niya pa rin ng tulay katulad nga yung binigyan niya ng challenge yung tao para matuto. Pero andun siya. Kasi may bridge eh. So friends, sabi lang na paghirapan mo yung para matuto ka, paghirapan mo yung gusto mo, you work it out, tapos sabi niya, andito pa rin ako. Just come back. Hindi naman siya umalis, di naman niya sinarado totally yung gate. Yes. Pinaalis lang sila dun sa bahay, ay sa Eden. Pero hindi siya umalis sa presensya nila eh. In fact, nag-provide pa nga siya ng damit eh. Yes. Yeah, provider pa rin. Imagine nyo, nagkamali na provider pa rin. Right. Diba? Uh-huh. Paglabas nila, nag-provide pa rin siya ng lupa na sasakahin. Nag-provide pa rin siya ng mga anak para kay Adam at kay Eve. Di ba? Nag-provide pa siya ng lahat. In fact, minahal niya rin yung mga anak ni Adam at ni Eve. Di ba? Kaya nga nagkasilusan pa yung dalawa. Susunod natin pag-aaralan yun. Dalawang magkapatid. Di ba? So, tama si Sir Lenlen. Nagkamali ka, may consequence. Binigyan niya yung consequence. Pero,
Hindi kita iwan. Andito pa rin ako sa'yo. Uh-huh. Wonderful Lord. Wonderful God. So we have a wonderful God. So maging lesson to, halimbawa sa lahat ng makikinig, manonood sa atin, na ang Diyos, pagkamali ka man, humingi ka ng tawad, papatawarin ka niya. Hindi ka niya iwan, magpo-provide pa rin siya sa'yo. Ng pagmamahal, ng pangangailangan mo, ng pag-asa, magpo-provide pa rin siya ng pagpapatawad. Lahat ipo-provide niya pa rin. Kasi gusto niya pa rin pakabig. Ang Diyos natin pakabig, hindi bengador. Kasi yun ang pinapalabas ng idea ng mga tao na ang Diyos bengador. Ano yung ibig sabihin ng bengador? Yung agiganti? Yung weather lang. Ano yun? Parang, sige, pagdating ng panahon, di ba? Na panahon lang. Naalala ko na, na nagsasabi niyan si Erap, di ba? Weather lang, di ba? Si Erap, naalala ko. Diba? Yun pala, quotation pala yun yung... Yeah, si Erap yun pang... weather lang si Kim, yan. Si Kim Achenta, Pastor. Kasi sabi kasi ni Erap, weather lang. Alam niyo ba nung pag-upo ni Erap, ang unang-una niya na presidential decree, na unang-una niyang utos, number one, sipain si Gordon sa Olongapo. Kasi nung Subic Bay chairman si Gordon, hindi niya binigyan ng permit si Erap na mag-rally ng presidential election. Oo, kasi bata siya ni Ramos noon eh. Si Ramos ang inanoint. Sino ba inanoint ni Ramos noon? Limutan ko na. Sino inanoint ni Ramos? Si Jody Benesia ang inanoint ni Ramos, di ba? So, sabi ni Erap, naalala ko sa interview niya, weather lang yan. Eh, nanalo si Erap. Una niya, presidential decree number one. Sipain si Gordon sa SBMA. presidente kayo, di ba? So tama naman, nagkatotoy sinabi niya, weather lang. Pero, ang makikita niyo doon, bengador. Kumbaga, fueled by vengeance. Ang Panginoon, hindi ganun. Sinabi na, Adana, nagkamali ka. Evan, nagkamali. Weather lang. Hintayin niyo ako pagdating ko sa garden. Hindi siya ganun eh. Pero yung thinking ni Eva at saka ni Adan ganun, natatakot sila. Naku, baka pag binalikan tayo ng Lord, yari tayo. Hindi. Ang salubong, slow to anger, naglalakad, chill, doon sa garden. Hinahanap sila, nasaan kayo? Napakalambing. Parang isang ina na, kasi ganun yung nanay ko, pag nagkamali kami, ang unang tanong sa amin, kumain ka na ba? Diba? Yung iba kasi, iniisip po, papaluin ka na, di ba? Hindi, nanay ko, hindi. Kumain ka na ba? Kumain ka na dyan. Ganun yung nanay ko, mabait. Yung tatay ko, hindi. Babatuhin ka ng ashtray, di ka pumapalo. Kumakatok ka pa lang ng pinto, may bumabato ng ashtray sa'yo, tumakbo ka na. So, ganun yung Diyos natin, napakapagmahal, napaka-slow to anger. Okay. Madami ba tayong natutunan ngayong gabi? Sa punishment, Pastor. Apo. In giving punishment, it does not necessarily need anger. Mm-hmm. Yes. Walang anger. You can give, renounce, or declare the punishment. Mm-hmm. You don't have to be angry, in other words. In fact, when you render punishment or disciplinary action, dapat out of love, not out of anger. Kasi yes, out of anger, mawala ka na sa dahilan. Yeah. At ang tendency mo, lumagpas ka sa karapatan mo or sa iyong pagdidisiplina. Maaring makasakit ka, maaring alam yan. Mm. Punishment is not always corporal. Yes. It comes in several forms. Mm-hmm. Yes. For example, yung anak mo halimbawa, you give him, let's say, yung snack, para snacks niya, $2 a day. Tapos, you as a parent expect him really to do his assignments and do everything that he is supposed to do in school. He has to do the best he can in his studies para mag-succeed siya. Mm-hmm. Ngayon, you found out that sunod-sunod na tatlong araw na parang tinamad siya sa mga leksyon niya, hindi niya ginawa yung assignment niya, ganyan. Mm-hmm. So, one form of punishment. You don't have to be angry.
one form of punishment is not to give him the $2 na ano niya no, allowance sa school. You have not expressed anger, mm-hmm. but you have given punishment, mm-hmm. and that form of punishment is not corporal. Mm-hmm. Oh, ganon. So then the child gets parang magkakaroon siya ng regret and then desire really to please the parent. Mag-aral siya, gawin niya lahat. Pero hindi nagalit yung parent. Basta there was a form of punishment. Yeah. Kalma lang, pastor, di ba? Yeah, kalma lang. Disciplinary action, kumbaga. Yeah. And that was the spirit of Jesus Christ in the Garden of Eden. Mm-hmm. Kalma lang siya. Kalma lang, yeah. But he proclaimed mm-hmm. the form of punishment mm-hmm. for the three characters in the garden. Kasi po nung pinapako na siya, nilagyan ka ng tinik sa ulo, sinaksa ka sa tagiliran, pinainom ka ng vinegar, tapos pinaghahampas ka, tapos pinagduduraan ka, tapos sinubaran ka pa. Kahit sino naman tao, grabe talaga. Di ba? Grabe talaga. Pero siya, slow to anger. Alam mo, sabi niya po, forgive them dahil hindi nila alam yung ginagawa nila. Yes, talaga. Oh my goodness. That is something. Pag naging Christian at hindi mo naintindihan yung pagmamahal ng Diyos, ewan ko na lang. Diba? Kasi ako nung nabasa ko yan, nung unang beses ko nabasa, nung dati kasi pag binabasa ko, hindi ko naintindihan. Then, nung na-born again ako, na yung Holy Spirit in-explain sa akin, hindi ko mabitawan yung Book of John. And then I asked myself, I was crying. Ako lang mag-isa sa boarding house at ano yun eh. Mm-hmm. Walang ilaw. Brown out, tanghalin tapat. For some reason, wala akong klase, wala akong pasok sa McDonald's at nakatambay ako sa loob ng boarding house. Mm-hmm. So, walang tao. Wala akong makausap. Mm-hmm. So sabi ko, ano ba nangyari ito? Tapos ginawa ko, naalala ko, may binato ko na Book of John na binigay ng professor ko sa akin sa ilalim ng kama ko. Dahil ayaw kong basahin, binato ko doon sa ilalim. Hinanap ko, binasa ko, dahil wala akong mapaglibangan, walang TV, wala lahat. Mm-hmm. Nung binasa ko, after kong basahin, umiiyak na ako. Kasi I was asking myself, who is this God na napakamagmahal at napakabait at willing mamatay para sa akin? Mm-hmm. So that's when ko naintindihan yung pagiging yung experience of born again. Na praise the Lord. Di ko nga alam na born again na pala ako noon eh. Kasi meron na akong biglang desire makinig ng sermon. Although wala pa akong desire makinig na ng worship, hindi ako makakanta o whatever. Pero yung sermon, nagkaroon ako ng desire na nandun lang ako, hindi alam ng mga nagba-Bible study ng mga estudyante, nakikinig ako sa kanila. Sa likod nila ako. Pero kunyari, hindi ako nakikinig. Parang ganun. Pero nakikinig ako. Tapos sa Bible study doon sa office na pinagtatrabahuhan ko. Kasi student assistant ako dati. So, nagba-Bible study rin yung guidance counselor. Nakikinig din ako. So, bigla ako nagkaroon ng desire. So, ganun eh. Ganun ang Panginoon eh. Kumbaga, papakita niya sa iyo kung gaano siya mapagmahal. And usually doon nadadali ang tao. Kaya bumibigay at tinatanggap siya. Pero imagine mo kung ang Panginoon tough. O kaya parang masungit na matanda na maputi ang buhok at mahaba ang balbas. Kasi yun yung idea natin. Diba? Yun ang idea natin sa Diyos eh, na nasa langit, matanda, mahaba ang buhok, mahaba ang palbas. Diba? Tapos masungit. Tapos naglilista ng mali. Alam mo, may ginawa ka na ng mali. LB ha. Ilagay ko dito ha. Tapos parang itatali niya yung mali at saka tapos kukumpitin niya yan sa dulo ng buhay mo. Oh, mas marami kang mali doon ka sa impyerno. Parang yun ang idea natin ng Diyos, which is very, very wrong. Kung malalaman lang ng lahat ng tao, ang Diyos natin, mapagmahal. Yes. Diyos natin kasi mapagbigay, provider, at slow to anger. At higit na lahat, mapagpatawad. Mm-hmm. Diba? So pag yes, inaintindihan ng tao, doon na mo-born again. At kadalasan yan, makikita yan sa pamumuhay natin. At dapat maging challenge sa atin na mamuhay tayo ng tama bilang Kristiyano para
madaming mm-hmm. lumapit sa Panginoon. Maging ilaw at asin talaga tayo. Yes. Amen. And then I'm very much impressed by the fact na maraming mga tao, sasabihin ko to, mga Roman Catholics sila na hindi nila alam ang Bible. And pero ino-honor nila ng husto ang Lord mm-hmm. through the priests, ganyan, ano, they do their parts, you know, very sincere sila. Mm-hmm. But wala, ignorant is the word of God. Mm-hmm. Hindi naman yeah. nila kasalanan. Apa. And then all along the way, mm-hmm. Nagkakaroon ng about face. Mm-hmm. Katulad nyo, Pastor, na sinabi nyo, Roman Catholic kayo noon. Tapos apa. Nagiging minister. Mm-hmm. Hindi ba yan miracle? Hindi ba yan wonderful? Something that we are grateful to the Lord, you know? From darkness to light. Mm-hmm. And then you end up serving the Lord. And mm-hmm. God is pleased. Mm-hmm. God is smiling at you and He is pleased. Hindi ba yan an act of miracle? Something that make us think that God is awesome. God is really awesome. Tsaka tita, alam nyo, hindi naman binago ng Diyos kung sino ka eh. Binago lang ng Diyos yung puso mo. Pero yung ka pa rin eh. Right. Kung palatawa ka, that's yung ka pa rin. Kung palangiti ka, yung ka pa rin. Kung alam nyo yun, kung paano ka magsalita, hindi ano binago eh. Kaya alam nyo, pagka binibago mo yung sarili mo, mm-mm. and you're trying to look pious, mm-mm. that's not the born again experience. Yeah, of course. The born yeah. again experience is a change of heart, a change, that's right. change that's of right. mind, attitude. Yes, the of decision course. To yeah, mm-hmm. change life talaga na the yeah. decision to turn away from your sins. Pero mm-hmm. kung sa palagay mo na if you look pious, nagpamada ka, naglagay ka ng korbata, tapos lagi kang tahimik. Like, hindi ka na nagmumura, tahimik ka, kasi payos ka na, mapait ka na, born again ka. That's not true. Walang babaguhin sa inyo, Diyos. Kasi ako ganun pa rin naman eh. Makikita mo pa rin yung kagaspangan ko. Makikita mo pa rin yung pagka-squatter ko. Makikita mo pa rin the way I talk, the way I speak, the way I... Kumbaga, pero yung puso ko binago na. Yun pa rin ako. Kumbaga, same person. Kaya minsan, nagugulat ako pag nakikita ko yung mga kaibigan ko before. Iba yung pakitungo nila sa akin. parang pari yung tingin nila sa akin na parang alam mo parang wala naman binago sa akin, binago lang yung puso ko. Alam mo yun. Ako pa rin to na I still joke around, I still, you know, hindi na katulad ng dati na alam mo yun na iba ngayon, iba in a sense, no. Mm. Pero ikaw pa rin as in, walang mapaguin sa iyo. The way you smile, the way you're refined na in a way. Refined yung heart. Refined. Yeah. Yes. Tapos kung meron ka mang kagaspangan noon na hindi nakakatuwa sa Panginoon, yun, talagang tatanggalin niya yun. Pero yung kagaspangan mo dahil ang brought out mo, bawa ko, pag nasasalita ko, oy, kita-kits tayo. Wala nang binago. Ganun pa rin ako. Umaga, I will still use the words na ano, nakagaya ng ginagamit ko. No? Kasi hindi naman masama. Pero, kasi, ano ba yun, parang, I will not use holy words just to pretend. Yes. Alam niyo po yun, parang, oh, brothers and sisters, let's gather together on Sunday. Yeah. Hindi ako gano'n. Parang hindi natural. Kasi ang pag-inimbita kita, kita-kiss tayo sa Linggo, ha? Ganun pa rin ako. Wala na bago. Hindi ako nahihiya. Kasi yun ako eh. I mean, yun ang natural. Yun ang natural. Pwede akong mag-English na parang mukha akong matalino dahil kasi para magmukha akong holy. I can do that, pero hindi natural eh. I wanna preach the way who I am, kung paano ako ginawa ng Diyos. Yes. Kasi binago sa akin yung puso, hindi naman yung sarili ko. So amen. If you're trying to pretend to be someone, then yun na yung ano. Sabi ni Mini dito, ang takeaway niya daw, His grace and love shows us how He gives value to His creation. We are really special in His sight.
He is mindful to all our needs. You know, amen. Take away. Mm-hmm. Praise the Lord. Praise the Lord. So, by His grace talaga. Amen. By His grace, everything is. In fact, yung simbahan natin, by His grace yan. Hindi dahil sa magaling tayo, ano, kung ano man na-experience natin na, na nag-improve tayo sa lahat ng bagay. Not because of us, it's by His grace. No, yeah, by His grace. Plus yung obedience lang natin. Kasi we choose. There's nothing of us. Our righteousness, sabi ng Diyos, Pastor, is as rugs, hindi ba? Yes. Our righteousness is as rugs. Yep, totoo po yun. Basahan lang sa kanyang harapan. So, sige. Manalangin tayo. Salamat sa magandang gabi na naman na ating paghuhuntahan. Mm-hmm. Imbis na, ano yan, no? Imbis na ating Bible study, paghuhuntahan. Yung mga hindi ko maalim. Kwentuhan. Pero we learn from it. Pastor. Sabi na kaya asawa. Kaya pastor, parati namin hinihintay ang Friday. Yeah, excited. Ako rin. Kasi dati papasahin mo lang yung Genesis. Yeah, pero Pastor, no? We are blessed, no? Di ba? Sister Faye, Sister LB. Yes. Yeah, we are blessed. We really are blessed, Pastor. You just don't know how we are blessed po sa mga totohan namin. And then one good point is that Pastor gives time for us to think and discuss. Hindi siya teacher na apurado because he wants to finish something, his lesson plan, you know, after an hour. He sets his session for just 1 hour. And he has a set of, he has his own outline for the lesson. Mm. And then kung teacher ikaw na, yung ibang teacher na hindi sila aware, gusto nila mamadaliin. They don't give the students or the members of the class a chance to express and exchange views and so on and so forth, you know, because they want to finish what they have put down in their plan. Mali yun, Pastor, mali. You are not like that. Amen. Ang idea po kasi is for us to learn from each other, not just to learn from one person. And principle of teaching, Pastor, kahit na may lesson plan ka, you have to have your lesson plan, maybe not on paper necessarily, mentally, okay, ganyan. Pero sometimes you have to get away from your plan because you see the interest, ng mga members ng group. Yes. And try to satisfy their desire, their enthusiasm, you know? Mm. And that's a teacher. That's a teacher. Touch. And you are doing it right, Pastor. Mm-hmm. Amen. Praise the Lord. By the grace of God. By the grace. His grace. Minsan sinasabihan ako ng asawa ko, ano daw eh. Uy, mag-ano-ano ka nga sa pananalita mo minsan. Kasi para daw ako sangga na magsalita minsan. Pero mas okay yun, Pastor. Mas okay yun, Pastor. That is really okay you. Okay sa amin yun. Ano yun? Mag-ano ka magsalita, Pastor? Mas at least kami, Pastor. Kumpara kasi sa ibang Nazarene, Pastor, mas sangga na daw ako magsalita. Ano-ano magsalita, Pastor? What's the adjective? Mas brusko daw ako magsalita kumbaga sa ibang Nazarene pastors, alba sa pulpit. Anong ibig sabihin 'yon, Pastor? Halimbawa po, yung mga words ako na salitang pangmasa, mga ganoon. Na usually hindi ginagamit sa pulpit, parang ganoon. Isa na sasabihin niya ako na ano, huwag ka masyadong brusko, di natsibog na yan. Parang mga gano'n. parang natsibog. Parang gano'n. Minsan napaisipin taan yun. It's easily understood sa hearers, Pastor. Common language. Sometimes. It's necessary. Pastor, pag formal, hindi na magtatanong sa iyo ng ano. Kasi maganda rin naman kung we speak kung ano yung pang-araw-araw natin sa
Pero atin lang ito, Pastor, ha? Apo. Pwede pa ba? 2 minutes lang, Pastor? Oh, yeah, yeah, yeah. Tita, tita. Take your time. Take your time. You know what? Kung maari lang, gusto kong mag-stick sa right grammar, ano? Apo. Yung very common, maraming mga common errors dito sa mga Amerikano. Apo. Like, example ko lang, like today, I discussed it with my family, you know. The words admire and appreciate. Mm. Admire is for a person. Appreciate yes. is for something, for a thing, oh, or yes. for an act. Yes. But people here in America would say, I appreciate Don Macario for blah, blah, blah. And mali naman yun, Pastor. Oh. I admire Don Macario. And I appreciate his generosity. Oh. Pero dito sa America, Pastor, I appreciate Don Macario. He is blah, blah, blah like that. Mali naman, mali yun talaga. Serious mali yun, Pastor. Oh. Kaya inano ko sa family kaninang umaga. Pati yung maraming mga ano dito sa America. Kaya iba ang term nila yan. Kasi that's very common mali. Maraming common mali dito. And hindi porque teacher ako, hindi ganyan. Gusto ko lang na gamitin natin ang correct grammar naman na hindi yung very serious. Lahat, hindi, wala namang perfecto sa atin. Yeah. Kahit na ako, hindi ako perfecto. Kailangan ko rin ang correction sometimes, you know. Walang perfecto sa atin kasi second language lang natin ang English. Pero being, lalo na kung mayroong college education ang tao, dapat naman at least 85-90% din ang kanyang English. Di ba, Pastor? Mm-hmm. Yeah. Very serious yung mga, like, kung mag-ring ang telepono noon, nagtatrabaho pa ako. Mag-ring ang telepono, pulutin ang ko-employee ko, halimbawa. Tapos sasabihin, who do you want to talk to? Who do you want to speak to? Eh, mali yun. Ano po ba yun? Whom do you want? Maraming mali talaga. Tsaka di ba tita, yung pagka-speak, hindi naman speak to, di ba speak with? Yes. Hindi na dito speak to. May speak to. Depende. Okay. Depende. Sa correct din ang to or with. Ah, to or to. With. Pwede rin. I talk to him. Correct. Yeah, I spoke with. Him. Correct din. Speak with him. Can I speak to? Yeah. Kaya minsan, yeah, correct din yun. Depende. Yeah, kaya minsan, tita, pag nakikipag-usap tayo, mali na rin ang English natin eh. Kasi nagagaya na tayo sa kanila eh. Tapos marirealize mo, ay mali yung English ko. Tapos another mali pa, yung imbis sa halip na sasabihin na lang, I don't mind, gano'n. Sasabihin na lang, I don't care. Oh, mali yun. Oo, maraming mali. Kaya, nung bago-bago ako dito, Tita Fe, pagkasagot ako ng phone, sasabi nila, kunyari tayo, may hahanapin, wait a second, di ba ganyan? Habang second, eh bakit isang oras na, 30 minutes na wala pa? Second! Di ba? Yes. For a while. Has to be, a while yeah. Ganun for a while. Uh-huh. Eh yung ano, yung how are you? Di ba dito madalas tinatanong ka? How are you? Di ba? Tapos ikaw sasagot ka naman, I'm fine. I just went to the market. Kumbaga, sinasabi mo na lahat. Akala mo talaga, tinatanong ka niya kung ano nangyari sa'yo. Yung pala, sa kanila, musta? Parang ganun lang. Parang, kumbaga, huwag yes. Sasagot. Kumbaga, ang sagot mo rin dapat, I'm good. How are you? Garang ganun lang. Hindi, misa pa sa may nagtanong, how are you? Sasagutin ka, how are you? Babalik sa'yo. Babalik. Marami silang mali talaga. Yeah. Talaga, buti na dyan si Tita Faye para i-correct ang ating English. Ay, yung kalimutan. Na ano ko lang yun, Pastor, dahil sa yung words na sinabi mo na sabi ni Sister Minnie mag-ingat. Kaya naalaala ko yun. Marami, Pastor, kung ilista ko. Oo naman yun. Common errors dito talaga. Talaga.
Hindi kasi sila particular sa English. Diba? Hindi tayo sa atin. Tayo conscious tayo sa English. Hindi, masyado tayong conscious kasi. Tayong mga Pilipino conscious kasi. Ay, Tita Faye, o nga pala, meron pala akong ihilingin sa inyo. Gawa naman kayo ng ano, ng essay or parang write-up doon tungkol sa mga halimbawa yung nagpamigay tayo ng mask. Okay, nagpamigay. Yung mga projects natin, ilagay natin sa website tapos kayo ang ano author. kasi iniisip ko pag ako nagsulat mamaya mali-mali yung grammar ko. Hindi, tama naman yung sa iyo, Pastor. Kaya nga, tinanong kita, di ba sabi ko sa iyo, believe talaga ako sa iyo. No more, no less talaga, Pastor. Hindi, ang English mo, okay. At saka, choice of words is good, really. Yeah, ano yun, Tita Faye, grammar.com? Your choice of words is good. Hmm. Yeah. Pag tinagalog, hindi na. Kasi hindi ako magaling sa Tagalog, Pastor. Eh. Kasi tita, bata pa si Pastor, kaya aggressive pa siya. Oh. Totoo yan, totoo. Oo, totoo. Ayan, paalala pala sa inyo, meron tayong board meeting after ng service. Yes, Pastor. Meron tayo sa ating opisina. Okay, Pastor, matanong, sino ito train natin? Sino pa? Yung pastor na ititrain, si Pastora ba yan? Si, hindi po, yung si Clad, di ba pinag-usapan natin na... Sino? Si Clad po. Dahil na-handle niya pala, oo pala. Yeah. Na-handle niya yung youth. Training pastor. Dalawa sila ni... Sumayag na, Pastor. Apo, pero intervene pastor pa natin sa next Sunday pa. Apo. Pastor, mayroon ako itanong sa iyo. Doon sa Philippines, madalas yung... Kung ang mga churches, mayroong several churches doon na after some time, nagpo-put up sila ng eskwelahan nila. Dito hindi masyado. Bakit? Ano, tita? Yung sa Pilipinas, hindi ba madalas, usually, ang mga churches doon nagpo-put up ng eskwelahan nila, academic school. Yeah. Elementary muna. Christian school. Bakit dito hindi? Ito hindi masyado. Apo, kasi ganito po yan. Isa pong connecting event po nila na ginagamit. Lalo na sa China, sa Philippines, sa kung saan-saan pa. Sa India or sa kung saan-saan sila mag-open. Kasi ginagawa nilang connecting event para yung simbahan maging mas legit. No, o hindi mapag-initan kasi ang tendency mag-evangelize ka eh. So isa pa, kapag ka nakapag-raise up ka ng mga Christian students sa isang Christian school at magiging captains of the industry on after 20 years, 30 years, eh yung impact nun sa society malaki kasi naapektuhan mo na yung mga batang yun eh. Pangalawa, income generating ang Christian school dahil usually mahal ang bayad dyan eh. So, kumbaga, it will sustain your church. Ngayon, ang tanong nyo, ba't hindi ginagawa dito sa Amerika? Ginagawa po yan dito, hindi elementary high school, usually college. To raise up strong leaders naman. Kaya gaya natin, isa sa mga forte ng denomination ng Church of the Nazarene is universities. Actually, isa sa mga tithes of the tithes natin na pupunta sa mga universities. Meron tayong Point Loma Nazarene University, Olivet Nazarene University, Tribeca Nazarene University, nandiyan yung Nazarene Bible College kung saan ako nag-aaral. Madami pa. In fact, sa Pilipinas, meron tayo dyan yung Visayan Bible College, nandiyan yung sa Cebu, nandiyan yung sa Taytay, yung Nazarene College din dyan. So, heavy naman tayo sa mga paggawa ng mga universities para makapag-create ng mga, hindi lang pastor, kundi Christian leaders in the in the future. Yun yung reason kaya bakit po mga Pentecostal, Baptist, mga Church of the Nazarene, lahat sila nag-open ng school doon is it's a connecting event para makapag-evangelize at income generating din para ma-sustain yung ministry. Kasi po ako galing din po ako diyan eh, naging guidance counselor ako sa isang Christian school sa Pilipinas. Ayun po yung reason. Okay, let's pray.
Okay. I'm blessed every time we meet on Fridays. Tama yung sinasabi ni Sister Pepot, Sister Lenlen, Sister Albina. We look forward to this day. Kasi nag-enjoy kami, Pastor. Amen. Amen. Praise the Lord. We are blessed. You know? Sige, ako na po ang mananalangin. Sige po, manalangin po tayo. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this beautiful Friday evening. Lord, we lift up to you. We pray for peace in Israel. Yes. Right now with armed struggle and chaos and people are dying, Lord, that we pray that you put a stop on this senseless killings, Lord God. We pray, Lord God, for India, that you lessen and eventually remove COVID-19 from India. We thank you, Lord, for the lowering of the numbers of COVID-19 here in the U.S. We pray, Lord God, for the Philippines who are now under the procedure of vaccination. We pray that you give them many vaccines coming from different countries, especially from the U.S. na madami pong ma-vaccinate, Lord God, at magkaroon ng herd immunity, hindi lamang dito sa Amerika, sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, Panginoon. Dalangin namin na bumalik na sa normal ang lahat ng bagay. Dalangin namin na makabalik kami sa pag-evangelize, home visitation, hospital visitation. Madalaw namin yung mga kapatid namin. Dalangin namin na makabalik din sila sa simbahan as soon as possible. We pray, Lord God, for this coming Sunday, for Pastor Teens, who will be preaching, Lord God, on their lips. And we pray, Lord God, sa mga naging mga proyekto namin, Panginoon, sa compassionate ministry namin. Kayo po magpala, Panginoon. We thank you, Lord God, for your word today. Thank you for your being slow to anger. Thank you, Lord God, for providing for us. Even though we sin against you like Adam and Eve, you still provide for us, you still love us, and still willing to forgive us. Thank you, Lord God, for that first revelation of Jesus Christ in chapter 3, that he will crush the head of the enemy, Lord God. And we thank you for being, we are serving a God who is triumphant. We love you in Jesus' name. Amen. 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 Also, ano tayo? Family picture. Thank you, Pastor. Pastor, marami na kayo nag-o-open ng mga kainan. Oo nga po eh. Eh, malapit na tayo kumain sa ano. Pag hindi na naka-mask, June 15 yata aalis. Meron na rin hindi nagmamask. Ano tayo? Picture. One. Ay, Sister Landon, hindi ka makita? Love you. Wala pong camera yung ano ko, yung computer. Ah, okay. Okay lang po. Okay, 1, 2, 3, smile. Ayaw. So, excited na. Thank you. Have a good evening. Good night. Tomorrow. Sorry, assignment pa, Pastor, ha? Apo. Sir Len, yung... Yeah. Sa ano? Church. Yung lemon ni sister. Yung lemon mo na church. Lemon daw, lemon. Sa church? Nasa office, nasa ref. Thank you. Sige po. Nice talaga ni Sister LB. Ito pa yung talbos ko. Good night, Pastor. Ito pa yung talbos ko. Oh, ang sarap. Hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan yan. Thank you. Bye-bye po. Good night. Bye. God bless you all.